Shot lang. Shot ng shot. Nasusuka na ako. Napahawak ako sa aking ulo ng maramdaman ko na babaliktad na ang aking sikmura. Nahihilo na ako at lasing na nga talaga ako. Ilang bote na ba ang naiinom ko? Hindi ko na mabilang sa dami, ngunit sa palagay ko'y kulang pa to. Kulang pa para mamatay na ako. Pumasok na naman sa utak ko ang ginawa ni Jago. Tangina, lalaking yun, napakakupal. Lukuhin ba naman ako? Bakit? Sino ba siya? Siya lang ba ang lalaki sa mundo? No, hindi lang siya ang lalaking gwapo. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa kanya kung pwede ko naman siyang palitan, di ba? Kung kailan ako naging successful, tsaka naman ako lolokohin. Lintek na buhay to, oh. Ang tinuko naman at maayos naman akong girlfriend. Hindi ako mabisyo at hindi rin na reklamador. Pero niloko pa rin ako. Umiiyak ka na naman. Pinunasan ni Jamaica ang luha ko. Iinom mo na lamang, lilipas din yan. Kapag nalasing ka, akong bahala. Iuuwi kita ng walang bawas at walang gasgas. Kaya ko siyang palitan, Jamaica. Hindi lang siya ang lalaking. Natigilan ako ng mahagip ng mata ko ang lalaking nakikipag-usap sa iba pa niyang kasama. See that guy? Turo ko sa hindi kalayuan sa harapan namin. Yep, why? Don't tell me. Gagawa ka na naman ng kaloko. Hindi ko na ito pinatapos. Inayos ko ang sarili ko at lumapit sa lalaki. Hi! Bati ko. Mabuti at maayos pa ako nakalakad kahit hilong-hilo na ako. Kissed me. Utos ko habang titig na titig sa lalaki na nakatayo lang at walang sinasabi. Bro, lasing na yata, hayaan mo na. Hindi ikaw ang kausap ko. Binalik ko ang aking tingin sa lalaki. Hindi pa rin siya sumasagot, kaya naman, ako na ang nag-first move. Mapusok ko siyang hinalikan sa harapan ng mga kaibigan niya. Hindi ko alam ang mga sumunod na nangyari. Basta naramdaman ko na lang na nakahiga na pala ako sa malambot na kama. We're both naked. Damang-dama ko ang katigasan niya sa loob ko habang nakaibabaw sa akin. Kinabukasan, masakit pa ang aking ulo pagising. Kinapa ko ang aking katawan. Confirm. Hubot-hubad pa rin pala ako. Akala ko kasi panaginip lang talaga na may nakasiping akong gwapo at machong lalaki. Napasulyap ako sa gilid ko. Mahimbing itong natutulog, kaya naman, madahan akong umalis sa kama. Ramdam kong masakit ang maselan kong parte, ngunit iindahin ko pa ba to. Mamaya ay magising pa yung lalaki, makita pa ako. Ayokong abutan niya ako, kaya naman nais kong umalis na agad. Tapos na ang kasiyahan, wala na ang virginity ko na dapat sana ay sa boyfriend ko ireregalo. Kaso hindi nakatiis eh. Naghanap na agad ng papasuking kuweba kasi nakakainip daw sa akin. Nanlaki ang mata ko nang mag-inat yung lalaki, punyeta, hindi pa ako nakakaalis. Patakbo na sana ako palabas na magsalita siya. Ginusto mo to kaya panindigan mo. Pero wala akong obligasyon sa'yo. Ikakasal na ako next week kaya kung pwede lang, huwag na tayong magkita. Malamig na sabi nito bago tumayo. Nahulog ang kumot na nakatakip sa matikas nitong katawan. Shems! Kaya pala ang sakit ng mani ko. Halimaw naman pala ang alaga niya. So, may fiancé ka pala. Mga lalaki nga naman. Naiiling na sabi ko. Bakit mo ako pinatulan kung may fiancé ka naman pala? Buisit ka talaga. Kahit saan ang daming manloloko. Excuse me? Sino bang lumapit sa ating dalawa? Hindi ba't ikaw yun? Such a waste of time. Walang emosyong sagot niya bago isinuot ang boxer niya. Lasing din ako. Parehas tayong nasa impluensya ng alak. So, shut up. Dagdag pa niya. Alam mo, palusot lang yan ng mga lalaking ang hilig talaga ay manloko. Ang sabihin mo, parehas lang kayo ng ex kong kupal. Mga walang paninindigan. Palaging private part ang pinapatigas, hindi ang paninindigan. Bye, sorry sa girlfriend mo. Pero ayos na rin, at least. Malalaman niyang maluloko ka rin pala just like the other guys out there. Inis na lumabas ako sa kondo niya. Oo, sa kondo niya kami napadpad. Pakiramdam ko, napakalandi kong nilalang. Pumatol ako sa taong ikakasal na. What? Ikalma mo ang bibig mo, tatampalin ko yan. Napairap ako bago bumuntong hininga. Paano ako kakalma? Sige ka, sabihin mo. Hindi talaga maawat ang kaibigan ko. Diyos Mika, nakipagturjakan ka sa isang hot fafa tapos isang buwan ka ng delay? Dapat pala hindi ko na inamin sa'yo eh. Sana tinago ko na lang habang buhay. Isang buwan na ang nakakalipas at wala akong... Pinutol ako nito sa pagsasalita ko.
Ang hirap talaga pag may kaibigan kang madaldal at over kong mag-react, no? Sakit sa brain. Girl, are you okay? What if buntis ka ha? Anong gagawin mo at sasabihin sa parents mo? OMG ka. Ako na naman masisisi niyan. Nakuhuramentado na ito nang tampalin ko siya ng mahina sa braso. Chill, I'm sure delay lang talaga. Tsaka, bakit kumabuntis ako? Ano naman? May trabaho naman ako at successful na. I don't need anyone to survive. Naiiling na sagot ko at feeling unbothered pero yung totoo, maging ako natatakot na. Mas kinakabahan ako lalo sa OA kong BFF. So? Anong so? I asked. Habulin natin yung lalaki. Nakangising sabi niya bago tumabi sa akin. Yuck! Nakakadiring sabi ko bago napaira. Kadiri ka. Kasal na yun for sure. Ayoko makagambala pa ng relasyon. Sabi niyang ikakasal na siya. Bakit kasi hindi mo muna iniisip ng 10 beses bago mo pinapasukan yung pitsay mo? Girl, I'm drunk. Do you think maiisip ko pa yun? Dapat kasi pinigilan mo ko. Tapos ngayon parehas kami nagsisisi na nagbar pa kami. Para sa akin wala namang dapat sisihin kasi ginusto ko yun. Beset kasing ex mong yan eh. Nalintikan patuloy. Napapalatak siya. And now what? Namumroblema ka kasi isang buwan ka ng delay? Girl, di ba uso sa inyo ang protection? Sabik na sabik kaya nakalimutan? You know what? Just leave. Wala ka rin namang naitutulong eh. Yamot na sabi ko. Okay, fine. Sorry. Napahilot ito sa sentido. Tara na. Ayan niya bago ako hinila patayo. Saan? Sa bilihan ng piti at nang malaman na natin ang sagot sa mga haka-haka natin. Seryosong sagot nito bago ako hinila palabas ng apartment. Habang hinihintay na makabili si Jamaica, kabadong naghintay ako. Patingin-tingin lang ako sa mga tao habang yung isip ko naglalakbay. Here. Abot ni Jamaica sa akin bago may itinuro. Patakan mo lang dito then, wait for the result. Kapag 2 lines, RIP. Kapag negative, congrats at sana lesson learned ka na. Madala ka na, okay? Hindi ko alam kung dinadamayan ba niya ako o tinatakot. Napabuntong hininga na lamang ako bago pumasok sa banyo. Okay, hingang malalim. Pagkausap ko sa aking sarili. 2 minuto ko muna yatang tinitigan ang pite bago nagpa siyang kumilos. Matapos kong mapatakan ang urine ng pite ay hinintay ko ang result. 1 line please. 1 line lang, magtatanda na po ako. Hindi na ako magpapakabalo sa isang lalaki na ang pangalan ay Diego. Pwisit, manloloko. Napatingala pa ako habang pinagkikiskis ang aking palad. 2 lines? Malutong akong napamura. RIP to me. Pwede na akong humimlay. Ano? Negative ba? Okay ka lang? Sunod-sunod na tanong ni Jamaica. Napailing ako. Patay ako, kila mama nito. Failure na naman ako. Umiiyak na aking sambet. Ang bobo ko kasi eh, hindi ako nag-iisip. Maiintindihan ka din nila. Maniwala ka sa akin kalaunan. Matatanggap rin nila yan. Normal lang na makagawa ng mistake. Don't stress yourself. No, hindi yun ganun kadali, Jamaica. Sinabihan na nila ako na hindi mabuti para sa akin si Diego, pero bulag ako sa pag-ibig kaya sinuway ko sila. Umalis ako sa bahay at nagbukod para ipakita ang tama ko at kaya ko. Tapos ano? Babalik akong buntis sa ibang lalaki? At yung masaklap sa taong ikakasal pa ako pumatol? Pagak akong tumawa. Ilalaglag ko tong bata. Mahina niyang hinila ang buhok ko. Ayan ka na naman. Think twice or thrice. Pagsisisihan mo yan habang buhay, sinasabi ko sa'yo. Hanapin mo yung daddy ni baby tapos ipaalam mo na buntis ka. He deserves to know your situation para matulungan ka niya. Hindi mo naman siya guguluhin, ipapaalam mo lang. Paliwanag ni Jamaica. Ayoko, Jamaica, basta desidido na akong ipalaglag to hanggat maaga pa lang. Pinahid ko ang aking luha. Seryoso ka talaga? Mag-isip ka muna ng maraming beses, magiging ina ka na. Parang ang sayang pakinggan. Pero bakit pati yung bata na wala namang alam sa ginawa ninyo, idadamay mo? Anong gagawin ko? Shh! Hanapin natin yung lalaki, okay? I'll help you. Niyakap ako ni Jamaica.
Saan naman namin hahanapin ni Jamaica ang lalaking iyon? At isa pa, ikakasal na siya bago pa may mangyari sa amin. Ayoko makasira ng relasyon. Hindi baling ako na lang ang umako sa batang ito. Ayos ka lang? Hindi. Look at me. Utos ni Jamaica. Girl, nag-hired ako ng private investigator. Magaling daw yun at talaga namang mabilis. Mamaya lang ay makukuha na natin ang result. Pilit ako ang pinapakalma ni Jamaica. Napabuntong hininga ako bago naglagay kahit pilit ng ngiti. Uuwi na muna ako. Paalam ko bago dinampot ang aking bag. Balitaan mo na lang ako agad kapag may resulta na. Bilin ko pa. Ibibigay ko ang number mo para sa'yo na lang tumawag. Sigaw pa ni Jamaica bilang pahabol at tinanguan ko na lang. Nadatnan ko si Mama na busy sa paghahanda ng pananghalian at mukhang madami itong niluluto ngayon. Anong meron? Takang tanong ko habang pinagmamasdan ito. May bisita tayo. Itong pinsan mo kasi, dito muna mananatili sa bahay natin para naman daw malibang. Sagot ni Mama. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Akala ko ba ay ikakasal na yun? Tanong ko pa. Sadly, nag-cheat yung lalaki. Kita mo nga naman mga lalaki ngayon. Napailing ako sa inis. Ganyan din ginawa sa akin ng boyfriend ko eh. Kakapal ng mukha. Alam na palang ikakasal sila tsaka pa maglolo ko. Wala na kayo? Gulat na tanong ni Mama. Niloko ako eh. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Kahit naman sabihin ko, wala na akong magagawa, Mama. Ayoko na makikipagbalikan sa hayop na yun. Mukha namang ayos ka na. Ako ayos? Hindi lang nila alam na dahil sa pagiging broken ko, eh may katangahan akong ginawa. Ma, tawag ko. Kapag ba naging kabit ako, anong gagawin mo? Napakamot ako sa batok habang hinihintay ang sagot ni Mama. Alam mong may asawang tao, kinikiringking mo? Napahilamos ako sa mukha ko. Sa TikTok yan, di ba? Uso kasi anak, natutuwa lang akong makigaya. Tanda mo na para sa ganyan, Mama. Si Papa mo nga nag-tweet work para kasi, di ba, may mga challenge doon. Pati si Papa? Dinaig niyo pa ako. Tumalikod na ako at umakyat sa aking silid. Mamaya na lang po ako kakain, mauna na lang kayo. Sigaw ko pa upang hindi ako maistorbo mamaya. Babagsak akong humiga sa kama, nakatitig lang ako sa kesame at minumuni-muni ang mga ginawa ko. Napahawak ako sa aking tiyan. Pasensya ka na. Mahina akong sambit ko habang pigil ang aking luha. Wala kaya yata ang kagigis ng ama. Padalos-dalos kasi ako eh. Isang buwan na ang lumipas, malamang walang pake ang lalaking iyon. Masaya na sigurong pinagtatakpan ang ginawa niyang panloloko. Claudia! Napabangon ako bago binuksan ang pinto. Ikaw pala, Leslie. Siya yung pinsan ko na pinag-uusapan namin kanina ni Mama. Kamusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, ayos ka lang ba? Nabalitaan kong niloko ka daw. Hindi na ako nakatapos sa sinasabi ko nang bigla itong yumakap sa akin. Gusto kong makilala yung babae. Madiing wika ni Leslie na tila ba galit na galit. Sinira niya ang dapat sanang magandang kasal ko. Wala na kami, Claudia. Umamin sa akin yung fiancé ko at pagkatapos ay nakipaghiwalay na sa akin. Sabi ko ayos lang sa akin, kaya ko siyang patawarin pero ayaw na niya. Hindi ko daw siya deserve. Humahagulhol si Leslie. Iniiyakan mo ang hayop na yun. Tama lang ang nangyaring paghihiwalay ninyo. Hindi mo talaga siya deserve. Pinatahan ko si Leslie. Madami pang lalaki, no? Hindi siya kawalan. Pero mahal na mahal ko siya. Niloko ka niya, Leslie. Huwag kang ang tanga. Siguro ay nakonsensya. Kaya siya na ang kusang nakipaghiwalay sa'yo. Patay siya sa akin kapag nakilala ko siya. Matapos kong makausap si Leslie ay pinagpahinga muna namin ni Mama. Habang ako ay bumalik na sa kwarto upang tingnan kung tumatawag na ang investigator na inuutusan ni Jamaica. Saktong tumatawag ito kaya naman agad ko itong sinagot. Isinara ko ang pinto upang walang makakarinig. Hello? Yes, this is Claudia. Pakilala ko. Pwede ko bang malaman kung paano kanya ibuntis? Napakunot ang noo ko. Tinatanong ba talaga ang mga ganitong bagay? Napabuntong hininga ako bago sumagot. Malamang pinasok niya yung ano niya sa ano ko. Tapos nag-ano kami. Gets mo na? No, I mean, paano kayong nagkakilala? Kailangan mo pa bang malaman yan? Inis na aking tanong. Kasi, kaibigan ko ang lalaking pinapahanap mo.
Nanlaki ang aking mga mata. Paano? Ako nga din nagulat. Natawa ito. Pero ganoon talaga siguro. Maliit lang ang mundo para sa atin. So, yeah. Curious ako sa inyong dalawa. Walang kami, okay? Gusto ko lang sabihin may nabuo at wala din akong balak na manggulo. Paliwanag ko. Sad to say na magulo na talaga. Wala na sila. And wala din siyang balak na panagutan ka. Gago ba siya? Wala akong sinasabing panagutan niya ako. Pakisabi sa kupal mong kaibigan na wala rin akong pake sa kanya. Kaya kong buhayin itong batang mag-isa. Binaba ko na ang tawag dahil sa inis. Agad kong tinawagan si Jamaica. Habang hinihintay ang pagsagot nito ay hindi ako mapakali. Jamaica, we need to. Hindi niya ako pinatapos. Girl, I'm busy right now. Mommy's here. Pabulong na sagot nito. No, please, don't hang up. Pakiusap ko. I need you right now. Nakagat ko ang aking ibabang labi. Stress na ako, Jamaica. I don't know what to do. I'm so disappointed in myself. And I know na kapag nalaman nila, ma'am, maging sila, ganito rin ang mararamdaman. What is it? Nakausap mo na ba yung private investigator? Nag-aalala ang tanong ni Jamaica. Huminga muna ako ng malalim bago sumagot. Kanina nag-usap na kami, pero hindi naging maganda ang resulta. Inaasahan ko naman na walang magandang mangyayari. I told you, Jamaica. Sana hindi na lang natin siya pinahanap. Nakakainis kasi, sinabihan niya akong hindi pananagutan ng bata. Kapal ng mukha niya. Wala naman akong sinabing pananagutan niya eh. At alam mo bang yung private investigator na kinuha mo ay kaibigan pa ng gagong yun? Really? So, what's the plan now? Walang plano. Wala akong alam na dapat kong gawin. Napabuntong hininga ako. I guess, dapat ko na lang. Pinutol niya ako sa sinasabi ko. No, hindi mo ipapalaglag ang batang yan. Hindi naman iyon ang naisip ko eh. Hindi ko kayang gawin yon lalo na't sarili kong anak. Kahit wala siyang amang kalakihan dahil nabuo siya sa isang pagkakamali. Wala akong pake dahil kaya kong palakihin mag-isang anak ko. Hindi man ako suportahan nila mom and dad o itakwil man nila ako. Aalagaan, palalakihin at mamahalin ko ang batang. Natigilan ako nang may kumatok. I gotta go. Bye. Agad kong ibinaba ang tawag bago inayos ang aking sarili. Pagbukas ko ng pinto ay nakita kong malawak ang ngiti ni Leslie sa akin. May kailangan ka ba? Agad na aking tanong. Mukhang masaya na si Leslie ngayon. May good news ako. Kinikilig na sabi niya bago ako hinila pababa sa kusina. Pero bago yon, ay nais ko munang kumain ka. Kanina ka pa kasi nandito sa kwarto nakakulong na parang may pinagdadaanan. Natatawang sabi pa niya. Hindi ako sumagot dahil totoo namang may problema akong malaki. Ilang buwan pa at lulubo na ang tiyan ko, hindi ko na ito maitatago. Claudia, kumain ka. Tama si Leslie. Sabat ni Mommy na may inilapag pang dessert sa table. Hindi mo tatanggihan yan dahil problema mo yan. Bahagya akong umiti, nagsimula na akong kumain habang si Leslie ay nakangiting pinagmamasdan ako. So, ano yung good news mo? Ako na ang nagtanong. I think, may chance na maging okay kami ng fiancé ko. Nag-isip kasi ako ng maraming beses at naisip kong siya pa rin pala. Hindi ko siya kayang mawala kaya naman. Willing akong habulin siya kung kinakailangan. Tanggap kong walang perpektong lalaki sa mundo, Claudia. Pero ang hiling ko lang ay huwag na niyang uulitin ang ginawa niya. Kinausap kasi ako ng parents niya at pilit kaming pinag-aayos. So pumayag ako habang siya naman ay wala pang sagot. Sana lang hindi pa huli ang lahat para sa amin. I think I'm pregnant. Delay kasi ako 2 weeks na kaya nga mas natuwa yung parents niya eh. Good for you. Pero sana lang worth it yung gagawin mo. What if ayaw na talaga niya? Tanong ko pa habang ninunguya ang pagkain na sa aking bibig. Siyempre malulungkot ako pero ilalaban ko. Ako yung tipo ng babae na lulunokin pride ko para lang sa taong mahal ko. Hindi ako papayag na basta na lang siyang maagaw ng iba sa akin, no? 2 taon kami, Claudia, at minahal ko siya ng sobra-sobra. Paliwanag ni Leslie na tinanguan ko na lamang. Ako naman yung tipo ng babae na hindi luluhod para lang sa isang lalaki. Kaya ko namang mabuhay nang walang lalaki. Bakit ako aasa sa wala?
May daddy ako, may pamilya akong paniguradong maiintindihan naman ako sa katagalan. Alam kong magagalit sila sa umpisa pero paniguradong hindi nila ako matitiis. And I want you to meet him. Me? Gulat na aking tanong. Yes, why? Ayaw mo bang ipakilala kita? Ikaw kaya close ko sa lahat ng pinsan natin. Nagpakyot pa ito sa akin na inuuto na naman ako. Sa bahay nila tayo pupunta kasi nag-invite parents niya. Hindi ko pa kasi siya matawagan dahil off palagi ang phone. Ano pa nga bang magagawa ko? Napailing na lamang ako. Thank you. Natigilan si Leslie. Wait, parang inubos mo yata lahat ng food sa table. Akala ko ba takot kang tumaba? Bakit ang takaw mo? Gulat na tanong niya. Gutom ako eh. Tanging sagot ko bago itinuloy ang pagkain. It's just a normal day. Saturday is the normal day for me. Walang trabaho sila mom and dad. And we were just playing around, talking and eating. Pero ngayon wala talaga ako sa mood palagi. 2 days passed at wala pa rin akong plano. Hindi ko pa rin maipagtapat sa magulang ko ang ginawa ko at ang malaking kasalanan na mukhang pagdudusahan ko habang ako'y nabubuhay. Pumatol ako sa ikakasal na at ang masama pa ay nabuntis ako. Ano kayang magiging reaksyon ng pamilya ko? Si Leslie naman ay palaging wala pero dito pa rin siya sa akin nakastay. Nasiyahan siya dahil ngayon na lang kami ulit nakakabanding. Malamang hinahabol talaga niya yung fiancé niya. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob at sana meron din ako noon. Dati pag ganitong araw napakasaya mo, ikaw ang pinaka-active at nag-aaya sa amin na mag-bonding. Nag-aalala ang boses ni ma. Napasulyap ako rito. Kanina pa kasi ako nakaupo lang dito sa couch at nakatulala habang nagmumuni-muni ng mga dapat kong gawin. Sorry, wala po ako sa mood. 2 araw ka ng ganyan, anak. Listen to me, dear. Hinaplos ni mommy ang buhok ko. Alam ko ang masakit na maloko, pero dear, hindi naman pwedeng ihinto mo ang buhay mo at ang mga dapat na ginagawa mo dahil lang sa lalaking yun. Pinakita lang sa'yo na hindi talaga siya yung lalaking karapat-dapat para sa'yo. Pero hindi naman yun ang problema ko eh. Wala na akong pake sa hayop na manolokong yun. Isinusumpa ko na hindi na ako babalik sa gagong yun. Never. Over my dead body. Oo nga. Ano bang problema ng aming Princess Claudia? Si Daddy nakakasulpot lang. Sabihin mo lang kung gusto mong ipabugbog ang ex mong yun at ako na ang bahalang gumawa. Dad! Saway niya. Ayokong humantong sa pontong kailangan ninyong manakit para lang sa akin. Mahinahong sagot ko. Basta para sa iyo anak, wala akong pake kahit makapatay pa ako. Huwag ka lang talagang kukutyain at sasaktan physical. Dahil bilang ama mo, yung mga sakit na dinaranas mo, mas triple yung balik sa amin ng mommy mo. Hindi ko na napigilang maiyak. Pero paano kung makagawa ko ng malaking pagkakasala na makakadisappoint ang sobra sa inyo, mom? Natatakot na aking tanong. Anak, palagi mong tandaan na hindi tayo perpektong tao. At wala kaming ibang hiniling ng mom mo, kundi ang maging malusog ka at maging maayos ang buhay mo. Pati ang mga desisyon mo ay nais naming isipin mong mabuti. At maiintindihan namin kung madadapa ka, nandito lang kami para tulungan ka. Siguro ay magagalit kami pero in the end of the day, hindi ka pa rin namin kayang mawala. Ikaw ang aming prinsesa. Bakit ba kasi ako lang ang anak niyo? Natatawa ang tanong ko habang tinutuyo ang aking luha. Mahal ko po kayo. Mahigpit kong niyakap si mom and dad. Hindi lang po talaga ako ayos ngayon pero paniguradong sa mga susunod na araw ay magiging okay na din po ako. Dagdag na sabi ko. Bakit hindi ako kasama dyan? Si Leslie nakakasulpot lang. Group hug tapos wala ako? Sumali ka na. Natatawang aloko, kaya naman agad itong nakiyakap. Oo nga pala. Humiwala ito sa yakap bago bumalik sa akin. May dinner tayo sa bahay ng fiancé ko. Bakit kasama? Natigilan ako nang maalala ang sinabi niyang ipapakilala nga pala ako. Oo nga pala. Bawi ko bago napaili. Pwedeng umatras? Biro ko pa. Sumimangot si Leslie. Nangako ka eh. Oo nga naman dear. Sige na. Samahan mo na ang pinsan mo at alam mo namang mahirap magtampo si Leslie. Sabi pa ni Mommy. Enjoy kayo, wag lang masyadong umuwi ng gabi. Alam nyo naman ang panahon ngayon. Bilin pa ni Mommy na tinanguan namin ni Leslie. Ayos lang ba suot ko?
Tanong ni Leslie, kanina pa siya tanong ng tanong, wala pa man din kami sa bahay ng sinasabi niya. Kasi naman gusto kong maging maganda ako sa paningin niya. Gusto kong maging maayos ulit kami, Claudia. If ever nabuntis nga ako, ayoko naman. Napilitan lang siyang magpakasal dahil buntis ako at no choice siya. Gusto kong ibalik ang pagmamahal niya sa akin. Hey! Hinawakan ko ang kanyang kamay. Magiging maayos din kayo, okay? Siguro naman, ay mahal ka pa din niya. Nahihiya lang siguro siya dahil tingin niya, hindi siya ang the best para sa'yo. Salamat. Niyakap ako ni Leslie, hinawakan ang aking kamay at pumasok na kami sa mansyon. Pinagbuksan kami ng bantay na guard sa labas. Good evening, tita and tito. Magalang na bati ni Leslie sa parents nung lalaki. This is my cousin, Claudia. Pakilala pa niya sa akin, kaya naman ako ay agad na bumati sa mga ito. Kamusta po? Good. Malambing ang boses ng babaeng may edad na. Hindi ko alam na maganda din pala ang pinsan mo, Leslie, like you. Thank you po. Nahihiyang sagot ko bago sinuri ang loob ng mansyon. Kanina pa nakahain ng pagkain. Inaya na kami nito, kaya naman sumunod na kami. Paupo pa lang ako ng mamukhaan ko yung lalaking nakaupo katapat ko. Ito yung lalaking naka one night stand ko ah. Para akong kiti-kiti dahil galaw ako ng galaw. Hindi kasi maalas ang tingin sa akin ni Gago. Mukhang alam din niyang ako nga ito at namumukhaan niya ako. So, kumusta naman kayo ni Zelensky? Ma'am nito ang nagtanong kay Leslie habang ako ay nakamasid lang. Nalintik ka na. Ang fiancé ni Leslie ay ang lalaki na one night stand ko? Bigla akong tinabla ng hiya at guilt. Ang dahilan kung bakit nasira ang pinsan ko at fiancé niya ay dahil sa akin. Ngayon paanong aamin ako kung ganito pala ang sitwasyon? Mas mabuti na lang talagang itago ko ang aking pagbubuntis sa lahat. Ayokong maging tampulan ng tukso ang aking anak, lalo na at pinsan ko pa, ang naguan ko ng malaking pagkakasala. Nakakahiya ito sa pamilya namin. I think, we're both good naman, tita. Pinipilit pa namin maging maayos kahit na may mga pangyayaring hindi talaga maiiwasan kong minsan. Sinusubok lang po kami that time. At naisip kong bakit ako gi-give up agad, diba? Sa Zelensky lang naman po ang naputol si Leslie sa sinasabi niya. I'm sorry but my decision is final. Malabig na sabat nito na ikinataas ng aking kilay. Hindi ako ang best para sa'yo. Sinaktan kita at malamang masasaktan ka lang ng paulit-ulit kapag naaalala mo yung ginawa ko sa'yo. Ayokong humantong sa puntong tuwing mag-aaway tayo isusumbat mo sa'kin yun. Son. Saway ng daddy niya. Mabait si Leslie, lalo na kapag naging mag-asawa pa kayo. Ngayon pa nga lang, pinapatawad ka na niya. Hindi mo ba makita yung effort na ginagawa niya? Tama ang daddy mo, anak. At isa pa, paano na lang kung buntis si Leslie? Hindi ba't mas mabuti kung aayusin ang relasyon ninyo? Napakagat ako sa ibabang labi ko. Hindi ako makatingin kay Zelensky dahil sa umiinit lang ang dugo ko. Baka masapa ko lang. Hindi pa naman sure bakit nag-a-assume. Hindi na ako nakatiis. Alam mo, napakayabang mong manalita. Mabuti nga hindi naghabol yung babaeng ginalaw mo eh. What if buntis din yon? Malamang kaya hindi naghabol dahil gusto niyang ayusin mga relasyon mo sa pinsan ko. So, be thankful. Binibigyan ka pa ng chance na ayusin at itama ang lahat. Sino ka ba? Mariin ako napapikit. Pinsan ako ng taong binaliwala mo. Matapang nasagot ko. Pasensya na po, hindi ko lang po kasi gusto ang pananalita niya. Baling ko sa mga magulang ni Zelensky. Pasensya na din, iha. Mami ni Zelensky ang sumagot bago siniko ang kanyang anak. Respect them. Rinig pa naming sabi nito kay Zelensky na parang wala lang sa kanya ang pinsan ko. Sana irespeto niyo rin ang gusto ko. Hindi palaging gusto ninyo ni daddy ang nasusunod. Kayo lang naman ang may gustong pakasalan ko siya, di ba? And now, ayoko nang maging tagasunod nyo lang. Kita ko naluluha si Leslie, kaya naman, hindi ko na talaga matiis na hindi makapagsalita pa. Padabog akong tumayo at dinuro si Zelensky. Kung ayaw mo sa pinsan ko, bahala ka. It's your loss, stupid. Hindi naman ipipilit kong... Pinutol ako ni Leslie. No, Claudia, I can't. Kaya kong tiisin lahat ng to, wag lang niya akong talikuran. Tita, bayaan na po muna natin si Zelensky, baka... Magulo lang po ang isip niya. Bahala ka. Inis na bulong ko bago sila iniwan.
Hihintayin ko na lamang siya sa labas. Hindi ko na talaga kayang makita siyang nagmamakaawa sa lalaking wala naman siyang balak na panagutan. Ako nga hindi pa panagutan siya pa kaya na fiancé pa. At isa pa, ngayon ko lang nalaman na pilit lang pala ang kasal nila. Hindi ito nasabi ni Leslie sa amin, kaya naman pala ganun na lang siya kadaling lokohin. Bakit ba nandito ka? Napalingon ako sa aking likuran. Sino naman ang nagsabi sa'yong ginusto kong mapunta rito? Hindi ko lang din talaga alam na ikaw pala yung tinutukoy ng pinsan ko. Sinusundan mo ba ako? Sinabi kong wala kang mapapala sa akin, hindi ba sinabi ng kaibigan ko yun sa'yo? Sinabi nga niya, akalain ko bang kaibigan mo pa pala yun? Sinabi ko na sa'yong wala akong balak na panagutan ang nangyari. Walang emosyong sabi pa nito bago ako tinalikuran. Wala din naman akong balak na guluhin ka. Pinsan ko na lang. Lumambot ang boses ko. Pinsan ko na lang ang panagutan mo, pakiusap. Huwag mong hayaang maging malungkot siya. Sinabi mo sa akin, ikakasal ka, kaya umaasa akong tutuparin mo yun. Hindi na ito sumagot at tuluyan akong iniwan. Sa inis ko, ay natadyakan ko ang harapan ng kotse na dala ko. Bakit ba kasi iisang lalaki pa ang nakadalis sa amin? Tahimik lang ako sa pagmamaneho. Wala akong balak kausapin si Leslie dahil alam ko, hindi rin naman siya makikinig sa akin. Naiinis ako kasi pinagpipilitan niya yung sarili niya eh. Halata namang ayaw sa kanya nung tao. Now you know. Napasulyap ako kay Leslie nang magsalita ito. Know what? Patay mali siyang tanong ko. Alam mong magulang lang naman namin ni Zelensky at ako ang may gustong makasal kami. Claudia, 2 taon na akong nanunuyo sa kanya. Ako lang naman nag-claim na magkarelasyon kami, but that's okay. Ginusto ko yun. Minahal ko siya at papanindigan ko ang pagmamahal na yun. Hindi ko kayang wala siya, Claudia. Kahit pa niloloko ko na lang din sarili ko, ayokong pakawalan si Zelensky. Kasalanan to ng babaeng yun eh, pumayag na siya eh. Napahagulhol si Leslie, kaya naman agad kong inihinto ang kotse. Les, maging ako ay umiiyak. Tahan na, makakasama sa iyo ang sobrang pag-iyak. No, Claudia, gagawin ko lahat, makilala lang ang buwes at ang babaeng yun. Sinira niya kami ni Zelensky at sana lang hindi na siya makatulog kakaisip sa paninirang ginawa niya. Okay na kami ni Zelensky. Nagiging okay na kami, nagpapakita pa siya ng motivo at nagiging interesado na siya sa akin. Pero dahil sa malanding babae na yun, umiba ang aura ni Leslie, papatayin ko siya. Natuptup ko ang aking bibig at pinipigilan ang mag-react na makakapagpahalata sa kanya. Hindi naman dapat umabot pa sa ganun, Leslie. Calm down. Alam kong galit ka lang, kaya mo nasabi yan. Hindi ikaw yan, Leslie. Alam kong mabuti kang tao. Makikilala ko din siya. Madiin ang pagkakabigas ni Leslie. Pero bakit yung babae lang, Les? Hindi ba't kasalanan ito ni Zelensky? Siya ang may choice na makipag-flirt, kaya hindi mo naman pwedeng sa babae lang. Natigilan ako sa pagsigaw ni Leslie. No! Kasalanan ito ng babaeng yun. Maharot siya, Claudia. Wala siyang delikadesa. I hate her so much. Sorry. Napayuko ako habang pigil na pigil ang luha. Sobrang takot na takot ako ngayon. Kapag nalaman ni Leslie na ako ang babaeng iyon, ay tiyak na masisira ang pagiging magpinsa namin. Sorry din. Inayos ni Leslie ang sarili niya. Sobrang galit lang ako, pero wala akong intensyon na ibuntong sa iyo ang galit ko sa babaeng iyon. Uwi na tayo. Napatanga ako at hindi na sumagot. Kahit na may panginginig ang kamay ko, ay inayos ko na lamang ang pagmamaneho. Agad na dumiretso si Leslie sa kwarto niya. Hindi na nga niya nagawang batiin si Ma'am na sumalubong sa amin. Anong nangyari? Maging si Ma'am ay napansin may problema, kaya naman bumalatay agad sa mukha nito ang pag-aalala. Kasi Ma'am, hindi naging maganda yung dinner namin. Mahinahong sagot ko bago napaupo. Nangilid na naman ang aking luha. Nalaman ko din po na pinilit lang naman pala ni Leslie yung fiancé niya na magpakasal. Hindi pala talaga sila maayos at wala silang naging relasyon. Ang may gusto lang nito ay ang parents ni Zelensky na fiancé niya at si Leslie mismo. Nagulat si Mami. Alam kaya ito ng tita at tito mo? Siguro, kasi hindi naman pwedeng desisyon lang ni Leslie. At bakit naman gagawin ng tita at tito mong ipakasal na lang basta si Leslie? Hindi sila ganun. Hindi makapaniwala ang tanong ni Mami bago nag-dial ang number ni tita. Giselle, umamin ka nga sa akin?
Natahimik lang ako at nakikinig ng usapan ni Mami at Tita. Totoo bang pinagkasundo ninyo si Leslie? Ate, makinig ka muna sa akin. Totoo yun. Pero dahil lang naman sa matali kong kaibigan ng parents na si Lensky, nakita naming malalim talaga ang pagtingin ni Leslie sa binatang yun. Hindi nga sana ako papayag sa offer ng kaibigan ko, pero kasi si Leslie, iniyak niya kami ng daddy niya. Gustong-gusto na kasi magkaroon ng apo ng kaibigan ko, tapos gusto pa niya si Leslie na maging manugang. Pero mali yun, Giselle. Anak mo pa rin naman ang magdudusa, lalo na ngayon na ayaw na talaga na si Lensky. Sinabi na sa akin ni Claudia na tinanggihan daw na si Lensky si Leslie, so anong balak ninyo ngayon? Seryosong tanong ni Mommy. Pero ate, may usapan na kaming sarado. Hindi naman siguro papayag ang kaibigan ko na maging kawawa si Leslie. Lintek, nakatwera niyan, Giselle. Alam mo kung nabubuhay lamang si Mama ay hindi siya sangayon sa patenting mo. Ano naman kung iyakan ka ni Leslie? Para sa kanya naman yun. Kaysa naman maging kawawa siya sa lalaki. Mom, inabutan ko ng tubig si Mami. Kinuha ko ang phone at ako na ang kumausap kay Tita. Pasensya na po, Tita. Kakausapin ko na lang po si Mami. Ibinaba ko na ang tawa. Hindi ko maiintindihan kung anong utak ba meron ang mga yan. Galit na galit si Mami. Pinapaasa lang nila yung bata eh. Imbis na payuhan, sinusuportahan pa nila sa gusto at pagkatapos ngayon ano? Kayan-kayanan lamang siya ng lalaki kasi hindi naman talaga siya mahal. Matapos ko mapakalma si Mami ay tinawagan ko ang number ng private investigator na kaibigan na si Lensky. Hiningi ko ang number nito para makausap ko pa siya ng masinsinan tungkol sa pinsan ko. Hindi naman pwedeng tumalikod na lang siya. Pinilit man siya, may obligasyon siya, lalo na at mukhang nagdadalang tao si Leslie. Bakit na naman ba? Gabi na. Yamot sa si Lensky habang nakatitig sa mata ko. Sinalubong ko ang titig niya. So, magtititigan na lang ba tayo? Pwede ba ang kahit ngayong gabi lang ayusin mo naman ang pag-uugali mo? Napairap ako bago napatingin sa paligid. Mapuno ngunit sariwa naman ang hangin, tanging liwanag ng buwan ang ilaw namin at ang mga bituin sa kalangitan ang nagdadala. Dito ko piniling makipag-usap dahil ayokong may makakakita sa amin. Lalo na at ayokong ang ipaalam kay Leslie na ako yung babaeng tinutukoy niya. Sayang ang oras ko, pakibilisan lang. Napabuntong hininga ako. Alam mo, bilib ako sa kakapalan ng pagmumukha mo. Sana sa phone mo na lang ako inaway kung ganito lang pala. Pero wala na akong magagawa, ganyan ka eh. Feeling unbothered ka, kaya naman. Sige, panalo ka na. Pagdating sa patigasan ng kalooban, sana pati paninindigan matigas din. May inilabas akong beer, kuha ka lang. Alok ko bago nagbukas para ma-refresh naman ang utak ko. Napahawak ako sa chin ko. Sorry anak, isa lang naman eh. Sobrang stress lang talaga ako. Wika ko sa aking isipan bago akmang iinom na nang agawin ito ni Zelensky. Sa akin yan, meron naman dyan. Hindi na ako nakapagpatuloy. Buntis ka, diba? Walang emosyong tanong nito. May pake ka pala? Sarkastik ang tanong ko bago napapalakpak sa kanya. Huwag kang ipokrito, Zelensky, hindi bagay kaplastikan mo. Wala akong balak managutan ng pinsan mo. Masyado lang siyang OA na buntis siya. Hanggat walang resulta, hindi ako maniniwala. Hindi ako oto-oto at sawa na rin akong tagasunod lang. Pero hindi mo ba kayang subukan man lang? Mahal ka niya at gagawin niya lahat para sa'yo. Pakiusap, huwag mo namang paasahin pinsan ko. Hindi ako nagpaasa sa kanya, Claudia. Sarili niya lang din. Sinabihan ko na siya na hindi ko kaya pero matigas ang ulo niya. Sinuyo niya ang parents ko hanggang sa mapapayag niya itong ipagkasundo kaming dalawa. Dapat lang magdusa siya sa kalokohang siya mismo ang gumawa. Alam mo kung maibabalik ko lang yung gabing yun, gagawin ko talaga dahil sobrang nakakapagsisi. Pananagutan ko yung batang yan. Hindi ko hinihiling na gawin mo yun. Parang awa mo na, yung pinsan ko na lang. Lumuluhang pakiusap ko. Hindi ko kaya makikita siyang nagdudusa dahil sa akin. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Ako ang dahilan. Pinutol niya ako. Walang masisira dahil wala naman kami. Hindi pa niya alam na ikaw ang babaeng yun. Bakit hindi mo sabihin sa kanya nang matauhan naman ang pinsan mo? Sama mo talaga. Mahirap maging mabait. Inaabuso nila. Walang emosyong sagot na si Lensky.
Makakakuha ka ng suporta sa akin pero wag kang umasa na papakasalan kita. Hindi ko kasalanang ikaw ang lumapit sa akin that night. Think again, Claudia. Huwag mong isisi sa akin lahat. Pinagbigyan lang kita. Kaya nga hindi ko magawang magreklamo eh. Inis na tinalikuran ko siya. Sumakay na ako sa kotse at mabilis ko itong pinaandar palayo. Umagang umaga, wala ako sa mood. Umpisa na ba ito ng symptoms kapag buntis ang isang babae? May pagkain akong gusto pero hindi ko alam kung ano. Nawala sa isip ko kaya naman kinaiisip-isip ko pa. Good morning, anak. Bate ni Dad. Good morning, dear. Si Mami naman ang bumati sa akin. Naunahan ka pa ni Leslie na gumising. Ano na naman pinagpuyatan mo? Nanood akong movie. Sagot ko bago napasulyap kay Leslie na tahimik lang. Leslie, ayos ka. Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang tumayo na si Leslie. Tapos na po ako. Sa kwarto lang muna ako, pasensya na. Mukhang hindi pa rin po siya maayos. Kinausap ko na si tita mo para ayusin ang nangyari. Hindi natuloy ang kasal. Sana lang matanggap agad ni Leslie na para rin sa kanya to. Paliwanag ni Ma'am. Kaya naman pala ganoon si Leslie. Mukhang masama ang loob niya kay Ma'am dahil sa ginawa nito. Nasa sala lang ako at nanood ng SpongeBob SquarePants. Natigilan ako at kinuha ang phone ko. Matagal na din pala akong hindi nakakapag-check ng social media accounts ko. Naisipan kong mag-post ng cravings ko for today bago minensya ng kaibigan kong si Jamaica. Matapos mag-post ay nag-off na ako ng data bago mo lang nag-focus sa panonood. 20 minutes pa lang ang lumilipas ay may nag-doorbell kaya naman agad akong tumayo upang tingnan kung sino ito. Delivery po, ma'am. Mochi po at fries. Napakunot ang aking noo. Wala po akong in-order, baka maling bahay lang po. Sa inyo po nakapangalan, ma'am, pati address po. Sagot ni kuya. Sino pong nagpa-deliver? Ayaw po ipasabi. Perma na lang po kayo dito, ma'am. Napatango na lang ako. Iniisip ko na baka si Jamaica ang nagpa-deliver dahil minention ko siya. Masaya kong kinain ito nang biglang may tumawag. Natanggap mo na? Si Zelensky? Ikaw yung... Hindi na ako nakapagpatuloy. Walang anuman. Sabi nito bago binaba ang tawag. Kinain ko yung pinadeliver na Zelensky. Inaasahan ko nga, baka may lason eh. Laki kasi ng galit niya sa akin, kaya bakit naman ako magtitiwala na lang basta sa kanya. At isa pa, wala akong balak ipaako itong bata and my decision is final. Ayokong sirain ang pagiging magpinsan namin ni Leslie. Claudia, umiiyak si Mami nang makalapit sa akin kaya natigilan ako sa malalim na pag-iisip. Kausapin mo naman si Leslie. Patatagin mo ang loob, anak. Parang bumibigay na. Ayaw na niyang mabuhay at natatakot ako. Agad akong umakyat sa kwarto at kinatok si Leslie. Les, it's me. Pinihit ko ang doorknob, bukas naman ito. Hey! Niyakap ko siya nang makita kong umiiyak. Claudia, what if... Hindi na talaga bumalik sa Zelensky sa akin. Les, we need to accept that. Kailangan mong mag-move on para na rin sa baby mo. Hindi ko kaya, Claudia. Masisiraan ako ng bait kapag tuluyan niya akong tinalikuran. Hinding-hindi ko mapapatawad ang babaeng sumira sa amin. Kahit sino pa siya. Naging matalim ang mata ni Leslie. Gustong-gusto ko siyang makilala at soon makikilala ko din siya. Mariin ako napapikit. Leslie, hindi ka naman talaga niya gusto, kaya hindi rin natin masisisi si Zelensky sa... Hindi ako nakapagpatuloy nang samaan niya ako ng tingin. Hindi po ba ako sapat? Mahal ko siya, buong puso binigay ko. Kaya dapat suklian niya yun. Sabi ni Mami, kailangan mong magpa-check up para masiguro natin ang kalagayan ng baby mo. O para ma-sure na rin. Simpleng sabi ko upang ibahin ang usapan. Iniintindi ko siya, kaya ayaw ko namang pumatol sa mga sinabi ni Leslie. Samahan mo ko. Napatango ako. Oo naman, Les. I'm always here for you, don't worry. Hinintay ko makatulog si Leslie bago ako lumabas. Madahan kong isinara ang pinto at bumalik sa sala. Ma'am, okay na siya, nakatulog na. Sabi ko upang hindi na ito mag-aalala. Magiging okay din siya, Mommy. Ngayon ko lang nakitang ganito ang pinsan mo, anak. Ako din naman. Ngayon lang siya nabaliw sa isang lalaki ng ganito kalala. I mean, may mga naging kasintahan naman siya. May long time partner pa nga siya at naging okay naman ang breakup nila. Pero, bakit kay Silense ganito siya kaapektado?
Sa bagay, ganito nga siguro talaga pag nagmamahal ang isang tao ng higit pa sa sarili niya. Tiningnan ko ang phone ko nang mag-vibrate ito. Nabasa ko ang text ni Zelensky na nasa labas siya ng bahay. Sa gulat ko ay agad akong lumabas upang tingnan. Visit, hindi yata totoo. Napasigaw ako nang may humila sa akin patungo sa dilim. Visit ka! Sigaw ko. Taas kamay. Bulong nito habang hawak pa rin ako. Bigay mo wallet mo. Visit ka, magnanakaw ka. Buntis ako. Maawa ka naman. Paiyak na ako. Just kidding. Pumunta ito sa liwanag kaya naman namumukhaan ko na. Nandito ako para itanong kung nakapag-check up ka na ba? Pwede mo namang i-text? Visit ka. Gusto ko personal eh. Walang emosyong sagot nito na mas nakakapagpainit sa ulo ko. May schedule ka na ako na ang naglakad. Magaling at mapagkakatiwala ang doktor yun. Cause she's my sister. So? At alam niyang ako ang ama. Hinampas ko siya. Hindi mo to pwedeng ipagkalat. Visit ka. Inayos kong problema ko ng lihim habang ikaw, chill lang at pasulpot-sulpot habang ginugulo ang lahat. Pumunta ka sa nakaschedule at i-text ko sa'yo. Sabi pa niya na hindi pinansin ang sinabi ko. Sabi ko si Leslie ang panagutan mo si Lensky. Seryosong sabi ko habang masama ang titig ko sa kanya. Bakit ko naman siya pananagutan? Hindi nga ako sigurado sa babaeng yun. At ang babaeng yun ay ang pinsan ko. Madiing sagot ko. Hindi mo alam pinagdadaanan niya dahil sa ginagawa mong pagbabaliwala sa kanya. Takot na takot ka ano? Nakangising tanong nito. Takot kang malaman niya na yung kinakamuhian niyang babae ay ikaw, Claudia. Oo, sobra. Hindi ko na napigilang maiyak. Mahal ko ang pinsan ko at kung ganito lang yung mayayari, sana hindi ako nagpadalos-dalos. Pinahid ko ang aking luha. Pero nangyari na eh. Iniwan lang niya ako at hindi sinagot. Bagsak ang balikat kong pumasok sa loob ng bahay, nakita ako ni Mommy, kaya agad itong nagtanong. Nag-ano ka sa labas? Naglakad-lakad lang po. Palusot ko. Pahinga na rin po ako, Mommy. Paalam ko bago umakyat sa hagdan, patungo naman sa aking kwarto. Nag-ayos na ako lahat-lahat, wala pa rin si Leslie. Kinato ko siya sa kwarto bago pumasok. Nakita ko siyang nakaupo lang sa kama habang malalim ang iniisip. Leslie, naghihintay na yung sasakyan. Late na tayo sa schedule mo. Mahinahong sabi ko. Sige, susunod na ako. Ngumiti siya sa akin na parang okay naman siya. May kakausapin lang ako. Napatango ako at lumabas na. Hindi naman nagtagal ay lumabas na siya. Habang nasa biyahe kami patungo sa ospital, ay kinausap ko siya ngunit parang busy naman siya sa phone. Sige, take your time. No, it's okay. Sige na, usap na tayo. Tumingin siya sa akin. Ang weird talaga pero mas okay na ito kesa naman paiyak-iyak lang siya. Parang masaya ka ata ngayon. Tanong ko. Yep. May na-hire na akong investigator para makita ang bruhang babae ni Zelensky. Nanlaki ang aking mata. Kailangan mo ba talagang gawin yan? Hindi ko mapigilang magtanong. Why not? Kasi baka naman nananahimik na siya. Sagot ko bago napaiwas ng tingin. Hindi naman kasi pwedeng sa kanya lang isisi ang lahat, diba? No. Siya ang dahilan kaya siya automatically ang may kasalanan. Matigas na sagot ni Leslie. Hinayaan ko na lang ito. Nag-text ako kay Zelensky na baka pwede kaming makita ng palihim dahil may sasabihin ako. Wala pa itong reply kaya naman ibinulsa ko na muna ang phone ko. Mabilis lang kaming nakarating sa ospital. Habang hinihintay ko si Leslie sa labas, ay panay ang tingin ko sa phone kung may message na ba sa Zelensky. May mga pagsusuring ginawa kay Leslie sa tingin ko ay nag-pregnancy test na din siya. No! Umiiyak na sigaw ni Leslie. Agad ako napatakbo para puntahan siya. Claudia, kausapin mo ngayong Brissette na doktora na yan. Dinuro ni Leslie sa Doktora Lily. Leslie! Saway ko. Doktora, ano po bang nangyari? Tanong ko na makabaling dito. May findings po kasi na PCOS ang dahilan kung bakit hindi siya nireregla at hindi dahil sa buntis siya. Napahagulhol si Leslie. Ngayon, wala na talagang dahilan para bumalik siya sa akin. Leslie, tama na. Niyakap ko ito. Tahan na, malalampasan mo din to. I'm really sorry. Maging si Dr. Lily ay malungkot sa balita.
Dahil sa matagal na palang hindi ito na ipapatingin ni Ma'am Leslie, ay kinakailangan na siyang maoperahan at ito rin po ang dahilan bakit mahirap na siyang magbun. Umiling ako kay doktora upang hindi na niya ituloy ang kanyang sinasabi. Maiwan ko na po muna kayo. Salamat po. Sagot ko bago binalingan si Leslie na umiiyak pa rin. Les, kaya mo yan. Kilala kita na matapa. Pagsubok lang to. Eh di ikaw sumubok. Itinulak niya ako bago siya lumabas. Napahawak ako sa tiyan ko upang pakiramdaman kung ayos lang ba ang baby ko. Huwag naman sana akong dugo eh. Tumayo ako at inayos ang aking sarili. Nakita ko si Leslie na walang imik sa kotse. Sumainyas ako kay Manong na uuwi na kami bago muling napasulyap kay Leslie. Alam kong mahirap. Dumaan din ako sa puntong gusto kong magrebelde dahil sa ginawa ni Diego sa akin. I'm sorry, Claudia. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Masyado lang akong nadadala ng emosyon ko. It's okay, I understand. Hinaplos ko ang buhok niya. Hindi ko kayang magalit sa'yo. Nakarating na kami sa bahay, diretso si Leslie sa kwarto habang ako ay naiwan sa sala upang ibalita ang mga nalaman ko. Positive ba? Agad na tanong ni Mommy. Malungkot akong umiling. Because ang findings, Mommy. Sagot ko. Naaawa ko kay Leslie sobrang paghihirap ang pinagdadaanan niya. Kailangan itong malaman nila tita at tito mo. Iniwan na ako ni Mommy at agad na tinawagan ang mga magulang ni Leslie. Napatingin ako sa phone ko. Kanina pa pala may reply sa Zelensky at pumayag siya. Nagreply ako na bukas na lang dahil pagod na ako. Tsaka ko na lang din sasabihin sa kanya na hindi buntis si Leslie pag nagkita na lang kami. Napahawak ako sa aking tiyan. Alam kong hindi ko ito maitatago pero hindi pa rin naman ako handa sa mga panghuhusgang matatanggap namin ng anak ko. Sana lang makakapitan ko ang pamilya ko sa oras na malaman na ng lahat ang kahihiyang dinala ko. Hindi ka kahihiyan, anak. Bulong ko. Si Mami ang kahihiyan, pero ikaw, hinding-hindi kita ituturing na malas sa buhay ko. Ikaw ang napakagandang nangyari sa akin. Anak, may bisita ka. Sandali lang po, Mami. Nag-aayos lang ako. Sigaw ko bilang sagot. Wala naman din akong inaasahang bisita, kaya ayokong magmadali. Baka din yung lokaret ko lang na kaibigan. Pababa pa lang ako ng hagdan ay nakita ko na si Diego na may hawak na bulaklak at nakangiti akong inaabangan. Claudia, sambit niya sa pangalan ko. Gusto ko siyang sigawan pero pigil na pigil ako dahil nakamasid si Mommy. Ayokong gumawa ng iskandalo at ayokong isipin ni Diego na bitter pa rin ako. Gusto kong ipakita na maayos na may galit pa din sa puso ko, hindi naman basta nawawala iyon lalo na at yung gumago sa akin ay ang taong minahal ko talaga. Wala akong pineke sa mga ipinakita ko. Lahat yon totoo halos. Wala na nga akong itinara sa sarili ko eh. Pero ngayon natuto na ako, ang kapal na lang din talaga ng pagmumukha niyang humarap at magpakita pa sa akin. Matapos ng panlulokong ginawa niya. Buti na lang talaga wala seda dahil malilintikan siya. Mata lang niya ang walang latay. Anong ginagawa mo dito? Walang amor na aking tanong. Pwede ba kitang makausap? May pagmamakaawa nitong tanong. Para saan pa? Sempleng tanong ko dahil ayokong mapahiya siya sa harap ng magulang ko. Una na po ako, Mommy. Paalam ko bago lumabas. Naramdaman ko na lang na nakabuntot na pala si Diego nang pasakay na ako sa taxi. Wala kasing magdadrive para sa akin dahil kasama ni Daddy si Mano. Claudia, please naman oh. Hinawakan niya ako sa braso upang pigilan. Hayaan mo lang akong ipaliwanag side ko, please. One more chance. Diego, uso ang mag-move on. Tanging sagot ko bago tinabig ang kamay niya. Sawa na ako sa mga paliwanag mo. Tapos na tayo. Isang buwan na, Diego. Sana kung gusto mo palang mag-explain eh. Una palang pinuntahan mo na ako at nag-explain ka ng side mo. Diego, isang buwan na. Ano? Late reaction lang? Trip-trip lang kung kailan gustong magpaliwanag, ganun ba yon? Dati, kaya mo akong pasakayin. Mapaamo at gawing tanga habang pinapaikot-ikot. Pwes ngayon, hindi na. Madiing wika ko. Uulitin ko. Tapos na tayo. Ganun na lang lahat yun? Itatapon mo na lang lahat? Claudia, matagal din tayo. Ano bang mawawala kung ibababa mo yung pride mo para ayusin natin to? Kapal talaga ng mukha ni Diego. Pagka akong tumawa. Patawa kayo, no? Ako pa talagang nagtapon. Diego, ikaw yun. Yung time pa lang na niloko mo ko, tinapon mo na lahat.
Ngayon, wala na akong pake sa'yo, kaya tigilan mo na ako. Sumakay na ako sa taxi at inutos kay kuya na pakibilisan. Buti naman at walang balak si Diego na habulin ako. Napabuntong hininga ako bago din naman ang dibdib ko. Wala na yung dating pagtibok ng aking puso kapag nakikita ko siya. Wala nang saya, excitement at yung pakiramdam na kinikili. Masasabi kong wala na nga talaga akong nararamdaman sa kanya. Patungo ako ngayon sa place na napag-usapan namin ni Zelensky. Akala ko ay late na ako pero ako pa pala ang unang nakarating. Habang naghihintay ay nag-order na ako ng food para may kakainin ako. Hindi ko alam pero para akong gutom na gutom. Takaw naman ang anak ko. Bulong ko habang himas ang aking chat. May kasama ka pa ba? Napalingon ako kay Zelensky. Wala ako lang. Sagot ko bago bumalik sa pagkain. Ang dami kasing order, baka hindi mo maubos. Naupo siya at pinagmasdan ako. Ano nga pala ang kailangan mo? Kumakain pa ako eh. Inis na bulong ko. Pwede, tapusin ko muna to. Okay. Tipid itong sagot. Akala ko makakakain na ako ng maayos pero hindi pala kasi. Grabe yung titig niya sa akin para akong matutunaw. Malamang tunaw na ako kung ice cream ako. Sige na nga, usap na tayo. Tumigil ako sa pagkain at hinarap siya. No, it's fine. Ubusin mo muna yung kinakain mo. Naiirita ako sa titig mo. Diretso ang sagot ko bago napasulyap sa paligid. Dami palang tao, sana lang walang makakakilala kay Zelensky at baka makarating pa kay Leslie ito. I said it's fine, just eat. Hindi na ako titingin. Sabi pa niya bago umiwas at seryosong tinupad ang sinabi na hindi siya titingin. Naubos ko na ang mga nasa table na nauna kong in order pero gutom pa ako kaya naman muli kong tinawag ang waiter. Pwede pa-order pa? Same pa rin. Lahat po yan? Gulat na tanong ng waiter sa akin bago napasulyap kay Zelensky na wala lang reaksyon. What? Inis na tanong nito sa waiter. She's pregnant. Sumunod ka na lang. Tinapi ko ang kamay ni Zelensky. Hindi mo na kailangan sabihin. Bulong ko. Yes, lahat to. Sagot ko na mapabaling dito. Okay po, ma'am. Bago ako magsalita ay uminom muna ako ng tubig. May sasabihin nga pala ako. Panimula ako bago inayos ang aking buho. Hindi ito tungkol sa pakikiusap ko na bumalik ka kay Leslie, pero yes, about ito sa kanya. Nauumay na ako. Walang amor na sabi niya. Sana hindi na ako pumayag makipagkita kung ito lang din pala ang sasabihin mo. Good news pa nga to sa'yo eh. Napairap ako. Kung alam mo lang kung gaano ito kasakit para kay Leslie. Poro ka Leslie, paano ka naman? Minsan hindi masamang unahin ang sarili. Ayokong patulan sinasabi mo dahil baka mag-iskandalo lang dito. Isa pa, wala kang pake kung palaging si Leslie ang iniisip ko. Just because gusto mong bumawi, right? Iniisip mo kasi kasalanan mo. Iyon naman talaga ang pakiramdam ko pero si Zelensky pilit niyang sinasabi sa akin na hindi. It's my plan na sirain ang tiwala niya sa akin para makahanap ako ng paraan to escape. Ibig sabihin, plano na pala niya talaga iyon. Ginamit pa akong instrumento, kabweset. Congratulations! Sarkastikong bati ko. May isa pa akong good news sa'yo. Good news para sa'yo pero para sa pinsan ko, bangungot. Hindi siya buntis. And the reason kung bakit wala siyang buwan ng galaw ay dahil may PCOS siya. I knew it. Kaya ba hindi siya kinakabahan? Bakit mo pala sinabi sa akin? Hindi ba ang gusto mo ay bumalik ako sa pinsan mo? Don't tell me. Agad ko siyang pinutol. No way. Ayokong pakasal sa'yo at ayaw kitang maging ama ng anak ko. Napalakas ang boses ko kaya naman napatingin ang mga ibang tao sa amin. Napayoko tuloy ako sa kahihiyan. Basta hindi kita gusto. Same. Pero anak ko din yan so may karapatan ako whether you like it or not. Pero hindi ko naman pinapasustentuhan sa'yo ang bata. Ayaw ka itong panindigan at kaya ko siyang bigyan ng magandang buhay kahit walang tulong mo. Madiing wika ko. I insist. Binabalikan ako ni Diego. And who's Diego? Nakakunot ang kilay ni Zelensky. Ex kong niloko ako. Sagot ko. So, magiging tanga ka ulit? Ang sama talaga ng pananalita niya. No, I think nagbago naman siya. Why not giving a chance, diba? Palusot ko lang ito pero hindi ko gagawin dahil wala na talaga akong tiwala kay Diego. Ayaw ko maging tanga ulit.
Huwag mong sabihin, ipapaako mo sa kanya ang anak ko. Kita ko ang pagkuyom ng kamao ni Zelensky. Don't you dare, Claudia. Binabantaan mo ko? Nakataas ang aking kilay habang sinasalubong ang kanyang titik. Oo, Claudia, dahil oras na malaman kong hinawakan ka ng gagong yun at ginalaw ka habang nasa sinapupunan mo ang anak ko. Tumayo siya at lumapit sa akin upang bumulong. Papatayin ko siya. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Once na mailabas mo ang bata, sa akin na siya. Kukuhanin ko ang anak ko at ikaw. Magiging malaya ka na ulit. Maaari na kayong magsama. Hindi mo makukuha ang anak ko. Nauutal na sagot ko. Hindi ko alam kung sa galit ba ako nauutal o sa takot dahil sa banta niya. Kaya ko, Claudia. Kaya wag mo akong subukan. Isang butas lang ang makita ko at walang kisap mata kong kukunin ang bata. Wala kang karapatan. Linakasan ko ang loob ko at tumayo. Sa akin lang ang anak ko. Ako ang gumawa, ako ang ama, kaya sa akin lahat, maging ang ina. Susunod ka sa gusto ko, Claudia. Iluluwal mo ang bata ng malusog, naiintindihan mo ba? Hindi ko iintindihan, Zelensky. Hindi ako tuta o puppet na pwede mong utusan na lang ng mga nais mo. Hindi mo ako pagmamay-ari, ikaw ang hindi makaintindi nun. Pangangatwiran ko at pilit na lumalaban. Ano bang akala mo, gusto kita? Napangisi siya. Ang anak ko ang nais ko. Malamang isasama kita dahil nasa sinapupunan mo pa siya. But once na nakalabas na ang anak ko, pwede ka nang lumaya. Kinikilabutan talaga ako sa sinasabi niya. Pakiramdam ko hindi kami safe ng anak ko. Hindi niya makukuha ang bata. Ako ang ina, ako ang ama. Kaya kong gampanan yun nang wala siya. Kahit kailan hindi ko pinangarap na mapunta sa isang baliw na lalaki. Ayos ka lang? Hindi po. Napayoko ako at tahimik na lumuluha. Nahihirapan na ako, ma'am. Kung paano ko aayusin ang lahat. Ano bang nangyari, iha? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Nahihiya ako. Napahagulhol ako sa sobrang sakit at bigat ng aking dinadala. Mahihiya ka talaga. Natigilan ako at napatingin kay Leslie na seryoso nakatingin sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Madieng wika niya. Ang kapal-kapal, Claudia. Kaya pala palagi kang nasa tabi ko at palagi kang nakaalalay kasi Claudia, ikaw pala yun. Claudia, anong kasalanan ko sa'yo? Ikaw pa napinsan ko? Itinulak niya ako, kaya kamuntik na ako matumba, mabuti na lang at sinalo ako ni Mommy. Les! Galit na sigaw ni Mommy. Ano bang nangyari sa inyong magpinsan? Bakit umabot kayo sa sakitan, ha? Sorry, tita, pero kahit pinsan ko si Claudia, wala akong pake. Sinira niya kami ng fiancé ko, tita. Ang malanding babaeng yun ay si Claudia. Dinuro ako ni Leslie. Natutup ko ang aking bibig. I'm sorry, hindi ko naman sinasadya. Alam mo kung alam ko lang na fiancé mo siya, hinding-hindi ko yun gagawin. Nadala ako ng emosyon dahil sa ginawa ni Diego at oo, aminado ako pagkakamali ko yun. Napabaling ako kay ma'am. I'm sorry, mommy. Les, baka naman pwedeng pag-usapan to ng maayos. Maging si Mami ay umiiyak na din. Hindi naman pwedeng masira kayo dahil lang sa isang lalaki. No, kinakamuhian ka siya, malandi siya. Napasigaw si Leslie at muli akong susugurin na sumigaw ako. Buntis ako. Sigaw ko habang hawak ang aking tiyan upang protektahan ang anak ko. I'm sorry, nagsisisi talaga ako. In case you didn't know, hindi ko ipinapaako ang bata. Ilang beses ako nakiusap na ikaw ang fiancé, kaya ikaw ang dapat ang panagutan at ako? I'm fine. Ginawa ko ito at pagdurusahan ko to. Paliwanag ko. Alam mo naman ang kondisyon ko, di ba? Ngayon alam niya may magiging anak kayo, paano na ako? Sabihin mo. Lalo wala na kaming pag-asa. Leslie, bakit ba hindi mo matanggap na wala namang kayo? Akmang hahawakan ko siya nang iwas-iwas niya ang aking kamay. Don't you dare touch me, Claudia. Hindi ko alam ano pang magagawa ko kapag lumapit ka pa. Les, Claudia. Malungkot na napatitig sa amin si Mommy. Hindi ba ito? Hindi na nakatapos si Mommy sa sinasabi niya. Hindi na, ikinakahiya at kinamumuhian ko ang malanding yan. Umalis ka at huwag magpapakita sa akin lalo na sa fiancé ko. Hindi na nga niya fiancé pero pinipilit pa. Sige. Walang emosyong sagot ko. Mabuti na rin ito dahil kailangan kong iiwas ang anak ko sa baliw na lalaking iyon. Hindi ko na inalam kung paano niya nalaman na ako ang babaeng kinamumuhian niya. Sorry, Mommy.
Napaupo ako sa sobrang panghihina nang makaalis na si Leslie. Ito yung hindi ko masabi kasi takot na takot po akong magalit kayo ni Daddy sa akin. Tingin mo, hindi ka namin maiintindihan at dadamayan? Oo po. Nahihiyang sagot ko habang patuloy na lumuluha. Kahit anong mangyari, anak ka pa rin namin, Claudia. Ngayon, para maiiwas ka, ay ipapadala ka na lang muna namin sa Canada hanggang sa makapanganak ka at makapagsimula kayo. Thank you, Mommy. Wala akong paalam kahit sa kaibigan ko, palihim lang ang lahat. Minadali ni Mom and Dad ang pag-alis ko dahil ayaw nilang ipahiya ako ni Leslie. Maging si Tita at Tito ay galit sa akin. Upang walang iskandalo ay pinaalis na agad ako nila Mom and Dad. Mariin ako ang napapikit habang yakap si Mommy. Sorry po talaga sa kahihiyang ginawa ko. Tahan na, kami na ang bahala sa lahat, pero anak, ama pa rin siya ng bata, kailangan pa rin niyang malaman. Sabi ni Mommy habang yakap ako. Ayoko po, Mommy. Pakiusap, protektahan niyo ako ni Dad mula sa baliw na yun. Kukuhanin niya ang anak ko. Nakikiusap na sabi ko. Napatango sila bago ako hinatid sa airport. Naisandal ko na lamang ang aking ulo bago mariing pumikit. I'm sorry, anak. Hindi pa ata ito ang tamang oras para sa atin. Masyado pang maras ang tadhana. Sa tamang panahon, anak, babalik din tayo at makikilala mo din siya. Buwan na ang nakalipas, malapit na siyang lumabas. Anak, excited na talaga ako sa iyo. Madami tayong papasyalan. Kinakausap ko si Laurel habang himas ang aking chat. Laurel ang naisip kong ipangalan at tiyak kong isa siyang napakagandang bata. May pasalubong ako. Natutuwang sabi ni Diego bago hinimas ang aking chan. Gusto ba ito ni Baby Laurel? Akala ko ba next week ka pa pupunta dito? Taka ang aking tanong. Nag-aalala ako sa'yo kasi kabuwanan mo na eh. Kibit-balikat na sagot ni Diego. Dito na ako hanggang sa makapanganak ka. Dagdag pa niya. Paano work mo? Ayos lang, isang taon ang leave ko. Sira ka talaga at bakit mo naman ginawa yun? Kasi gusto kong bumawi kahit bilang kaibigan mo na lang. Paulit-ulit mong tinatanong yan? Naiiling na sagot ni Diego. After ko nga palang makauwi dito mga ilang weeks lang, sumunod si Diego. Naglumuhod siya sa parents ko, makita lang ako upang makahingi ng tawad at upang maging kaibigan ko na lamang. Ako kasi yung tipo ng tao na mapagpatawad lalo kung nakikita kong nagsisisi talaga. Naging maayos na kami ni Diego bilang magkaibigan. Siya na nga ang ninong daddy ni Laurel, kaya naman thankful din ako. Sabi nila hindi daw maaaring maging magkaibigan pa ang naging mag-ex na, pero para sa akin, hindi yun totoo. Nasa tao ang pagpapatawad at desisyon, walang masama kung magpapatawad tayo. Salamat sa pag-aalaga sa akin, Diego. Salamat din sa pagbibigay mo ng chance sa akin. Masaya na ako sa ganito at pangako, poprotektahan ko kayo mula sa lalaking tinatakasan mo. Kumirot ang aking tiyan bago pa ako makasagot. Diego, manganganak na yata. Napahiyaw ako sa sakit habang namimilipit. Dalhin mo na ako sa ospital, pakiusap. Binuhat ako ni Diego palabas sa bahay, hindi na siya tumawag ng ambulance dahil dumiretso na kami sa ospital gamit ang kotse ni Diego. Kaya mo yan. Nandito lang ako para sa inyo ni Laurel, okay? Tinawagan ko na si Tita at Tito at pabiyahe na sila. Napatango ako bago tuluyang ipinasok sa delivery room. Hindi ako naging normal delivery. Malaki din ang naging tahi ko dahil malaki si Laurel. Nalaman ko ito nang magising ako. Isang araw daw akong tulog habang si Diego ay magdamag akong binantayan. Sila Mom and Dad naman ay parating pa lang. Hinihintay pa namin sila ni Diego. Ang gandang bata talaga ni Laurel. Natutuwang sabi ni Diego. Oo nga, mana sa lola. Mana sa Mommy. Napangiti ako habang pinagmamasdan si Laurel na mahimbing ang tulo. Gagawin ko lahat maging malusog, mabait at maayos lang siyang bata. Oo naman, lalo na't ikaw ang Mommy, mabait siyang bata. Dumating na si Mom and Dad, tuwang-tuwa silang kinarga si Laurel. Kamukha siya ng ama. Si Dad na seryosong nakatingin kay Laurel. Dad, hindi may ipagkakaila anak. Dad naman. Pero gagawin natin lahat para hindi muna sila magkita. Niyakap ako ni Daddy at pinahid ang aking luha. Thank you, Dad. Ilang araw lang ako sa hospital at nakalabas na din. Hindi pa umuwi si Diego, balak na niya talagang manirahan din dito sa Canada. Kumuha na siya ng bahay na matitirhan. Gusto niya daw makita ang lumaki si Laurel. Sila Mom and Dad hindi maaaring magtagal. Isang linggo lang sila at babalik na din muli sa Pinas.
Kamusta po pala si Leslie? Napasulyap si ma'am sa akin ang natigilan sa ginagawa nito. Anak, wala na din kasi kaming balita. Paniguradong, galit pa rin po siya. Maging ang tita at tito mo ay hindi na rin kami kinakausap. May dahilan naman sila anak, ayos lang. Ang sa amin lang ay huwag ka lang saktan pa. Kahit naman, saktan nila ako ma'am, deserve ko naman yun. No, parehas lang na may mga pagkakamali. Walang perpektong tao, ngunit ayaw lang tanggapin ni Leslie na wala naman talaga silang relasyon. Makitid ang utak niya. Anong usapan niyo? Biglang sulpot ni Diego habang karga si Laurel. Parang ikaw na ang daddy ni Laurel, panay mong karga. Natatawang sabi ni mommy. Sana nga po, ako na lang, pero at least ako ninong daddy niya. Proud na sagot ni Diego. Pag isang taon na siya, bibilihan ko siya sports car para maturuan ko siyang mag-drive. Diego, isang taon pa lang siya noon. Napakamot siya sa ulo habang nakatingin kay Laurel. Sige, ano na lang muna, teddy bear na lang. May magiging spoiled na bata. Natatawang bulong ni mommy. Hindi malabo dahil si Diego dami agad gusto ibigay kay Laurel. Sayang lang at kung kailan siya nagbago ay hindi na pwede. Laurel, pang ilan ko na bang tawag ito? Parang walang naririnig ang batang iyon. 4 taon pa lang si Laurel pero pansin kong kaugali na talaga siya ni Zelensky at kamukha pa. Mahihirapan akong itago siya kapag nasa Pinas na kami. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa ako makapag-decide kung uuwi ba kami para sa anniversary nila mom and dad. Tinawagan ako ni mom at nakikiusap pero parang ayaw ko talaga. Sobrang bigat sa loob ko na bumalik pa sa ngayon. Taon na nakalipas pero natatakot pa rin ako. Binantaan ako ni Zelensky, sino bang hindi matatakot? Gusto ko lang makasiguro na safety ang anak ko. Nakakaintindi na si Laurel, mahirap na itong makarinig ng kung ano-ano. Lalo na at hanggang ngayon namumuhi pa rin si Leslie sa akin at sa anak ko. Laurel, ilang tawag pa ba? Nayayamot na tanong ko. Mukhang hindi na naman kayo batin ng anak mo ah. Natatawang tanong ni Diego nakakarating lang. Every weekends dito siya nag-aaksaya ng kanyang oras upang may makalaro si Laurel. Laurel anak, bakit po naman pinapahirapan si Mami Claudia na magtawag? Kinarga niya ito. Say sorry to Mami nadali. Sorry ma'am, I love you. Kasi naman, ayaw mo akong payagan na makipaglaro outside. Maktol nito. Kanina pa kita naririnig, ayoko lang sumunod. Dagdag pa nito. Hinaplos ko ang mukha ni Laurel. Pasaway ka talaga like your dad. Bulong ko. Kasi naman anak, last time na hinayaan kita maglaro. Sinuntok mo yung anak ni Mr. and Mrs. Clavelia. And that's rude, okay? Don't do it again para hindi na kita pipigilan lumabas. Bilin ko. Kasi naman, tinawag niya akong sexy. Anak, there's nothing wrong with that. Kasi you look sexy naman talaga sa suot. Pinuri ka lang niya and that is okay as long as hindi ka hinihipuan or binabastos. Sino ba yun? Sininong daddy na ang bahala? Sabat ni Diego. Kinurot ko ito sa tagiliran at pinanlakihan ang mata. Ayan ka na naman eh. Kaya spoiled na si Laurel, kakaganyan mo, Diego. Thank you ninong daddy sa pagtatanggol mo. Hinagka ni Laurel sa pisngi si Diego. Ikaw ang hero ko. Sabi ko sa mga kaklase ko, may ninong daddy ako na mayaman, gwapo at mabait. Pagmamalaki ni Laurel. Talaga? Sweet naman ang bebe ko na yan. Sige na, dali, bihis ka na, gagala tayo ngayon. Excited na umakyat si Laurel sa kwarto niya upang magbihis. Sinabi na sa akin ni tita na gusto daw niya kayong umuwi na muna para na rin sa anniversary nila. Alam mo na pala. Napabuntong hininga ako. Yeah, pero parang ayoko. Gusto ko makita na sila pero paano naman ang anak ko? Hindi natin masasabi at mahuhulaan ang mangyayari kapag nakatapak na ulit kami sa lugar na yon. Maliit lang ang bayan natin. What if matagal na pala niya kaming hinihintay? Ang anak ko na si Laurel, kukuhanin niya Diego. Hindi mangyayari yun po. Pinapangako kong poprotektahan ko kayo, Claudia. Aakuin ko ang pagiging ama kay Laurel. Hindi malalaman ni Zelensky na may anak siya sa'yo. Palalabasin natin na nakunan ka. Hindi ko kaya. Kailangan mong kayanin, Claudia. Tama na ang pagtatago. Kailangan mo itong harapin at labanan. Palagi na lang niyang pinapalakas ang loob ko, minsan ay naiisip ko, hindi ba siya mapapagod? Ilang taon na niya kaming sinusuportahan at dinadamayan.
Siya na ang kinalakihang pangalawang ama ni Laurel. Ilang taon na ako nagsisinungaling sa bata, sinabi kong wala na ang ama niya. Maaga kaming iniwan, kaya naman hindi niya na ito hinahanap. Sa murang edad, natanggap niya na agad ito, pero bakas pa rin talaga ang pangungulila sa kanya, hindi man aminin ni Laurel. Alam kong sa puso niya, hinahanap-hanap niya ang kalinga ng tunay niyang ama. At sana lang sapat ang ginagawa ko at binubuhos kong pagmamahal. Huwag sanang guluhin ni Tadhana ang mga buhay namin. Maayos na kami ni Laurel, mother and daughter bonding. Kontento na siya basta kasama ako. Malambing siyang bata, ngunit may pagkakataon na nakikita ko sa Zelensky sa kilos at pananalita niya. Ewan ko ba, nakakahiyamang aminin, ngunit umiibig ako sa taong wala naman sa aming tabi. Sa taong malupet at walang pake sa nasasaktan niya. Matagal ko na itong itinatago dahil hindi ko ito magawang aminin. Sa lahat ng taong maaari kong ibigin, bakit si Zelensky pa? Bakit ako umibig sa taong tinakasan ko? Sana lang ay hindi na lumala pa ito. Hanggat maaga ay maputol ko ito sa tulong ni Diego. Ang apo ko! Sinalubong ni Mami ng yakap si Laurel. Mahaba ang biyahe ngunit masaya naman dahil sa kulit ni Diego at Laurel. Halos hindi nga ako nakatulog, kakadaldal nilang dalawa. Mag-English ka at Englishera ang batang yan. Sabi ni Dad kay Mami, kaya natawa kami ni Diego. No Dad, ayos lang. Mas magaling pa nga magtagalog ang apo mo kaysa sa amin. Hindi ko siya sinanay ng isang lengguwahe lamang ang alam. Priority ko pa rin ang Tagalog, kaya naman. Sa school lang siya, nag-i-English. Paliwanag ko. Yes, Polo. I can talk both English and Tagalog. Kita mo, may pagiging maarte ang accent. Sabi pa ni Dad, Tagalog lang iha. Ayokong ma-nosebleed. Napahalakhak si Dad. I'm just kidding, Lo. Marunong po ako sa dalawang lingwahe. Hindi dudugo ang iyong ilong. Napakatalinong bata. Natutuwang sabi ni Mami habang si Diego ay karga si Lori. Mana po sa akin. Sabat niya. Ikaw ba ang ama? Ako na ngayon. Humalakak si Diego at sinakya na lamang si Dad sa joke nito. Nasa sasakyan na kami at pauwi na ngayon. Tulog na si Lori dahil sa pagod maging si Diego. Buti naman at napagbigyan mo kami. Si Mami na binasag ang katahimikan. Hindi ko kayo matiis. At saka po, may naisip na kami ni Diego na paraan kung sakaling makita ni Zelensky si Laurel. Mahinang sagot ko bago napasulyap sa dalawang mahimbing pa rin ang tulog. Palalabasin po naming nakunan ako. At si Diego po ay tatayong ama muna ni Laurel. Para lang hindi kami gambalain pa ni Zelensky. Paliwanag ko. Malabo ang nais niyo, anak. Si Dad na ang sumagot. Hindi tanga si Zelensky. Malamang gagawa ng paraan yon para makakuha ng impormasyon. Gagawin namin lahat natin. Para wala siyang malaman, pakiusap, tulungan po ninyo ako. Always naman, anak. Sagot ni Daddy, kaya naman nawala ang pangamba ko. Kumusta po pala si Leslie? Sila tito at tita? Pag-iiba ko sa topic, ang tita at tito mo ay maayos na kami. Tinatanong ka nga nila at kinakamusta, pero si Leslie, wala na rin silang balita pa. Hindi na rin daw kasi ito tumira sa kanila at mukhang may sariling buhay na. Malamang galit pa rin sa'yo. Pero hayaan mo na. Sa tamang panahon magiging maayos din kayo. Nabalitaan din ni Daddy mo na patuloy pa rin si Leslie na umaasang magiging sa kanya si. Pinutol ko na si Mommy. Ayoko na po siyang pag-usapan lalo na at nandito si Laurel. Nakauwi na kami, kaya naman tuloy-tuloy na ang aking pahinga. Si Diego naman ay umuwi na rin muna sa bahay nila. Surpresa rin ito sa family niya dahil sinabayan ba naman niya kaming magstay sa Canada. Loko-loko talaga. Kinaumagahan ay masaya ako nagluto ng almusal. Miss ko na ang pagkain sa Pinas at ang pangmalakasang ulam ni Mommy. Nag-invite na ako ng madami para sa gaganaping party. Pati mga business partner ng Dad mo. Ikaw, may nais ka bang imbitahin? Wala, Mommy. Pinahigpitan ko na din ang security. Ang tita at tito mo, ayos lang ba ang imbitahin ko din sila? Oo naman po. Pati sana kaibigan ko pala, Mommy. Tagal kong hindi nakapagpakita sa kanya eh. Mabuti na lang. Naiintindihan niya sitwasyon ko. Madami akong pinagawang invitations. Big night yon, hindi lang para sa anniversary namin, kundi para na rin sa pagbabalik ninyo mag-ina. Ma'am, huwag mo na sanang ipakilala public si Laurel. For her safety na rin po. Pakiusap ko. Oo naman, anak.
Masaya naming pinagtulungan ni Mami ang breakfast na ginagawa namin. Gusto ko na makita si Ninong Daddy. Kanina pa ako kinukulit ni Laurel. Ayoko namang tawagan si Diego dahil tiyak sa mga oras na to nagre-relax pa iyon. Hindi pa pwede. I want to si Ninong Daddy. Walang emosyong sabi ni Laurel. Napasabunot ako sa aking ulo bago kinuha ang car key. Fine. Pero pag busy siya, uuwi agad tayo. Deal? Deal. Akala ko limot ko na ang lugar, malinaw pa rin pala sa akin. Gamit ang kotse ni Dad, ay binaybay namin ang patungo kila Diego. Napahinto ako nang may pusang humarang sa daan, kaya naman napahinto ako bigla. Hindi ko naman inaasahan iyon at dahil sa biglaan kong pagpreno, ay may bumangga sa likod ng kotse namin. Are you okay? Takot-takot ako habang sinusuri si Laurel. I'm fine, Mom. Wait me here, may kakausapin lang ako. Bilin ko bago bumaba. Isang lalaking naka-sunglasses ang bumaba sa kotse, naka-black suit ito at mukhang may pupuntahang meeting. Nanlaki ang mata ko nang alisin ito ang kanyang sunglasses. Long time no see. Nakangising wika niya habang walang emosyong nakatitig sa akin. Selensky, sinusundan mo ba kami? Matapang na aking tanong habang masama ang titig sa kanya. Ito na nga ba ang kinatatakot kong mangyari? For sure, naghintay lang talaga siya ng tiyempo na makauwi kami upang mas madali niyang malaman ang galaw ko at ang aking anak. Napalingon ako sa kotse. Stop bothering me and stop stalking me. Malakas na sigaw ko bago akmang tatalikod na upang bumalik sa kotse nang hilahin niya ako paharap sa kanya. Alam mo na hindi ikaw ang sinusundan ko, Claudia. Nakakilabot ang kanyang boses. Where's my child? Tama na ang pagtatago, gusto ko na siyang makita. Patay na siya. Utal kong sagot habang iwas ang aking tingin. Hindi ko na nalaman maging kasarian niya si Lensky. I'm so sorry. Hindi ko man lang naipaalam agad sa'yo. Stress kasi ako at magulo ang isipan. Mahina ang kapit ng bata at kahit sobrang sakit, kinailangan kong tanggapin yun. Sana maging ikaw matanggap yun si Lensky. We need to move on and life must go on. Hindi ko pwedeng ipako yung sarili ko sa kalungkutan. Mahabang paliwanag ko. Niloloko mo lang ako, I know. Sinasabi mo to dahil galit ka sa akin at upang maitago ang anak ko. Sige na, spill it. Kasama mo ba siya? Nagtungo siya sa kotse. Nanlaki ang mata ko at agad na sinundan si Selensky upang pigilin. Siya ba? She's so pretty. Lumambot ang boses na Selensky habang nakatitig kay Laurel na busy sa paglalaro sa iPad nito. Mabuti na lang at naila ko ang pinto ng kotse. Hindi mo siya anak. Let me explain, Selensky. Huminga ako ng malalim bago muli nagsalita. Ilang buwan pa lang ako sa abroad, sinundan ako ni Diego. Akala ko nga hindi na kami magiging maayos ulit. Matyaga si Diego at siya ang tumulong sa akin malampasan ang lahat. Naging kami ulit at nagbunga iyon. You can't do this to me. Yes, I'm so selfish. Ginusto ko makuha ang anak ko pero Claudia, hindi ko napakasamang tao. Nasasaktan pa rin ako at umaasa akong pagbalik mo, iharap mo sa akin ang anak natin. Pigil na pigil ang aking luha. Huli na si Lensky. Wala na ang anak mo sa akin, kaya wala ka nang hahabulin. Diego and I are both happy now at sana ikaw din. Ginusto mo siyang malaglag, aminin mo. Umiba ang aura ni Selensky, hinawakan niya ako mahigpit sa braso kaya naman napaiyak ako. Nasasaktan ako. Talagang masasaktan ka, Claudia. You killed my child. Tapos naati mo mag-anak sa ex mong niloko ka. How dare you? Hindi kita hahayaang maging masaya. Hinding-hindi. Mommy, are you crying? Laurel, pasok sa kotse. But, get in the car now. Mommy is fine. Sinalubong ko ang matalim na titig ni Selensky. Huwag mong kakantiin o hahawakan ni hibla ng buhok ni Laurel. Wala akong pananagutan sa'yo, Selensky, pero ikaw meron. Madieng wika ko bago inalis ang kamay niya sa aking braso. Masaya na kami, huwag ka nang pumasok pang muli upang manggulo. Minsan na nating nasira ang buhay ng isa't isa, huwag na sana nating ulitin pa. May pakiusap kong sabi. Goodbye, Selensky. Pumasok na ako sa kotse at mabilis itong pinaharurot palayo kay Selensky. Kahit may damage ang kotse, ay hindi ko na ito pinansin. Dumiretso pa rin kami sa bahay nila Diego. Tell me what happened. Nag-aalalang utos niya nang malibang na si Laurel sa paglalaro.
Maliit ang mundo para sa aming tatlo. Nakita namin siya at nabangga ang kotse namin. Sinusundan na niya kami kanina. Tulad ng inaasahan at kinatatakot ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba agad siya sa sinabi ko. Pero sana lang Diego maniwala siya. Hindi niya kayo magagalaw. Poprotektahan ko kayo ni Laurel, okay? Stop stressing yourself. Ako na ang bahala upang hindi niya ma-access ang real identity ni Laurel. Kahit paano gumaan ang aking pakiramdam. Paano na lang kung wala si Diego? Walang dadamay sa amin ng ganito. Sobra na yung sakripisyo ni Diego sa amin ng anak ko. Thank you. Ayan ka na naman eh. Ginulo niya ang aking buhok. Hindi mo kailangan mag-thank you. Ako dapat mag-thank you kasi kahit na malaki kasalanan ko, tinanggap mo pa rin akong muli sa buhay mo. Kahit bilang kaibigan na lang. Ninong Daddy, help me. Tawag na ako ng anak ko. Kumindat siya sa akin bago nagtungo kay Lore. Nakangiti kong pinagmasdan ang dalawa. Ngayong nagharap kaming muli ni Zelensky, hindi ko na alam kung kaya ko pa bang maging matatag sa susunod naming pagkikitang dalawa. Totoo bang sinabi ni Diego na nakita mo si Zelensky? Napayoko ako sa tanong ni Mommy. Opo, pero Ma'am, hindi ko sinabi ang totoo at wala akong balak sabihin ang totoo. Sinabi ko naman sa'yo una pa lang, may karapatan pa rin siya sa bata lalo na at hindi naman niya ito tinalikuran. Ikaw ang kusang lumayo kaya kailangan mong tanggapin ang magiging resulta ng ginawa mo anak. Si Dad na bigla na lang sumulpo. Hindi mo ito maitatago habang buhay. You need to tell the truth. No! Napalakas ang aking boses. Hindi pwede. Tahimik na kami eh. Hindi ko gustong dagdagan pang kamuhian ni Leslie sa akin. Kung ano man ang problema niyo ni Leslie, labas ang apo ko, Claudia. At isa pa, choice ni Leslie na magalit sa'yo kaysa tanggapin ang katotohanan na wala naman talaga sila relasyon ni Zelensky. I agree with your dad this time, anak. Malungkot na sabi ni Mami bago na pabuntong hininga. Mas matatahimik ang buhay ninyo kung para-parehas kayong magiging maayos. Marahas akong umiling. I said no. Madieng sagot ko. Sorry, Mom. Pero babalik na kami abroad. Padabog akong umakyat patungo sa kwarto at naglock ng pintuan. Napadausdos ako paupo habang tutop ang aking bibig upang pigilan ang paghagulhol. Akala ba nila napakadaling gawin ang request nila? Sanay na akong walang ama ang anak ko. Sapat naman ang pagmamahal ko at lahat ginagawa ko para kay Laurel. Hindi ko na kailangan sa Zelensky. Ayokong mapalapit sa taong iyon lalo na at may nararamdaman ako para sa kanya. Dalhin mo na ang mga kailangan mo, anak. Po? Where are we going, Mommy? Uuwi na tayo. Malamig na sagot ko bago iniwan sa sala na naglalaro. Bukas na bukas ay aalis na kami. Kumuha na ako ng tiket na pabilis dahil sa tulong ni Diego. Maging si Diego ay nagulat sa bigla ang desisyon ko pero magalit man sila sa akin ay buo na ang desisyon kong umalis. Mananatili na lang kami kung saan kami tahimik ni Laurel. Hindi ako kinakausap ni Daddy kanina pa. Kahit sa pagkain, hindi siya sumasabay sa amin. Si Mami naman ay tahimik lang. Alam niyang hindi na ako mapipigilan. Kaya naman, minabuti na lang din nila na manahimik na lang. Balang araw, maiintindihan din nila ako. Kasalukuyan akong nagmuni-muni habang nakaupos sa couch at tulala. Si Laurel naman ay nanonood ng favorite niyang cartoon. Habang si Mami ay gumagawa ng panghimagas dahil kakatapos lang naming mag-dinner. Ako na. Sabi ni Mami nang marinig na tumunog ang doorbell. Leslie? Agad ako napatayo. Les? Malawak ang ngiti bago siya nilapitan. Akmang, iyayakap na sana ako nang pigilan niya ako. Don't touch me. Nandito lang naman ako para tingnan kung totoo ngang bumalik ka na kasama ang bastarda mong anak. Napasulyap siya kay Laurel. Agad kong inutusan si Mami na ipasok na muna sa kwarto si Laurel. Hanggang ngayon ba naman? Bakit, Claudia? Umaasa ka na pagbalik mo. Ayos na tayo na para bang wala lang ang lahat? Aminin mo na kasi na bunga ng kalandian mo ang batang yun. Nakuyom ko ang aking kamao. Hindi siya anak ni Zelensky. Anak namin ni Diego si Laurel. Walang emosyong sagot ko. Nakunan ako kaya nawala yung batang inaasahan ni Zelensky. Deserve. Natatawang sabi ni Leslie bago pumalakpa. Dapat lang mawala yung bata. Pruweba lang kasi siya na malandi ka. Isang malakas na sampalang iginawad ko kay Leslie. Nasa pamamahay ka namin. Madiing wika ko. Wala kang karapatan na laitin at insultuhin ang anak ko. Hindi mo deserve magiging ina, Claudia.
At ikaw, deserve mo? Tinatagan ko ang aking loob. Kaya nga siguro hindi ka na binayaan na maging isang ina kasi hindi mo deserve, Leslie. Sawa na akong intindihan ka at sisihin ang aking sarili. Kapal talaga ng mukha mo. Sinabihan na kita na huwag ka nang babalik at magpapakita pa kay Zelensky. Hindi mo hawak ang buhay ko. Galit na sagot ko bago siya tinalikuran. Minahal ko din naman si Zelensky kahit nasa malayo ako, pero hindi ako tulad mo na desperada kaya naman umiwas ako. Umiwas ako kasi alam kong mas magagalit ka sa akin. Ngayon wala na ang bata, iyon na siya. Galit na lumabas ng bahay si Leslie, mariin ako napapikit bago napahilamos. Naramdaman ko si Mommy na nasa aking tabi. Ngayon nyo sabihing huwag akong umalis. Walang lakas na sabi ko. Ginugulo na nila kami ng anak ko. Malaki ang galit ni Leslie sa akin kaya hindi iyon titigil hanggat alam niyang nandito ako. Lalo na pag nalaman pa niyang si Laurel ay anak ni Zelensky, baka anong magawa niya sa anak ko. Hindi na kami hinatid nila, Mommy. Hindi daw nila kayang makitang umaalis na naman kami. Ganun din si Diego na may sama ng loob sa pag-alis ko. Hindi niya magawang makasunod agad dahil sa kakauwi lang niya at kailangan pa niyang bumisita sa iba pa nilang kamag-anak. Habang kami ni Laurel ay tahimik lang. Kanina pa niya ako, hindi kinikibo, mukhang maging siya ay tutol sa pag-alis namin. Manong, ayos lang po ba kahit bagalan ninyo? Sabi ko sa driver bago napasulyap kay Laurel. Ayos ka lang anak? Pangangamusta niya. No, I'm not okay. Garalgal ang boses ni Laurel at tila ba paiyak na. Pakiramdam ko po, nakakulong ako. Pakiramdam ko, itinatago mo ako. Tumitig siya sa akin habang lumuluha. Ngunit ang mas nakakapagpadurog ng aking puso ay ang mga salitang binibitawan niya. Ikinakahiya mo ba ako, Ma'am? No. Agad kong sagot bago hinaplos ang kanyang mukha. Anak kita, kaya naman mahal na mahal kita, Laurel. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita sa kahit sino. Alam mo, mahal na mahal kita, di ba? Mahal din kita, Mommy. Kahit na wala na po akong daddy, okay lang as long as you're with me. Kaya lang, kahit anong sabi ko po sa sarili ko na ayos lang, minsan hindi gumagana. Gusto ko po makita ang daddy ko, my real dad. Kung nabubuhay lang sana siya. Natutup ko ang aking bibig. Palaging sinasabi ni ninong daddy na mahal niya ako. Nararamdaman ko parang daddy ko siya, pero Mommy, bakit parang may kulang po? Naiinggit ako sa iba, may totoong daddy sila. Nayayakap, nahahagka, nakakasamang kumain. May lumalambing sa kanila at higit sa lahat. Buo at masaya ang family nila. Anak, I'm so sorry. Hindi ko naisip na sa murang edad, iyan na ang naisip mo. Ayos lang naman, Mommy. Sapat na ang pagmamahal mo. Minsan, nalulungkot lang po talaga ako. Niyakap ko si Laurel. Ngunit napatingin ako kay Manong nang mapansin nakahinto na pala kami habang siya ay takot na takot. Manong, bakit po? Ma'am, may mga taong nakaharang po. Sinilip ko ang sinasabi ni Manong. Manong, sagasaan mo. Takot na utos ko. Anak, magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka lang kay Mommy. Tumango si Laurel. Ma'am, may baril po. Napasigaw ako sa takot nang sa pilitan nilang buksan ang pinto ng kotse. Kinuha nila si Laurel. Mga walang hiya kayo. Matapos na lang maisakay si Laurel ay agad na silang umalis. Malakas akong umiyak habang nakakuyom ang aking kamao. Hindi pa nakakalayo sila Laurel ay may tumawag na sa akin. Hayop ka, ibalik mo ang anak ko, Zelensky. Buhay ang kabayaran ng pagkawala ng anak ko, Claudia. Walang emosyong sabi niya. Mukhang wala na akong choice kundi sabihin na lang upang hindi niya saktan si Laurel. Huwag kang tatawag ng pulis kung ayaw mo siyang mawala agad. Zelensky, anak mo siya. Pakiusap, huwag mong sasaktan ang anak mo. Nakikiusap na sabi ko. Anong? Oo, anak mo siya. Buhay ang anak natin, Zelensky. Hindi siya anak ni Diego. Walang katotohanan doon. Lahat iyon sinabi ko lang upang tigilan mo na kami. Pakiusap, kung sakaling makaharap mo siya, huwag mo sana siyang biglain. Tatawag ulit ako, Claudia, kapag ipapasundo na kita. Ibinaba ni Zelensky ang tawag. Manong, sa hotel na lang po muna tayo. Huwag po ninyong ipaparating sa kahit sino ang nangyari na to. Opo, ma'am. Pasensya na po, wala akong nagawa. Ako din po wala. At walang may kasalanan, Manong. Huwag po kayong mag-guilty. Habang naliligo si Claudia ay walang humpay ang pagtulo ng kanyang luha. Malamang hinahanap na siya ni Laurel.
Saglit pa lang silang magkahiwalay ay nangungulila na si Claudia. Tinotoo nga na si Lenski ang sinabi nitong ipapasundo siya. Mahaba ang biyahe nila at hindi ako sigurado sa lugar na tinatahak namin. Ang tanging mahalaga lang ngayon ay ang makita ko ang aking anak. Laurel! Agad ko niyakap si Laurel lang makita ko ito. Ma'am, binilhan ako ng toys ng babait na lalaking yun. Nakahinga ako ng maluwag, napasulyap ako kay si Lenski na walang ime. Nalibang na ulit sa paglalaro si Laurel, kaya naman maari ko nang makausap si Zelensky. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong yakapin. Thank you, akala ko. Pinabayaan mo na siya, akala ko. Totoo lahat ng sinabi mo. Takot na takot ako, Claudia. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nawala siya. Hindi ko alam na nakakaramdam rin pala si Zelensky ng ganito. Naging masama si Zelensky, pero ngayon bakit parang iba siya? Pwede niyang gawin ang kahit na ano dahil wala namang may alam na nasa poder niya kami. Pakiramdam ko, it's my fault. Pinagdamot ko yung bata and it was my choice. Wala akong pinagsisisiha na inilayo ko ang anak ko noong mga panahong napakagulo pa ng lahat. And now, pakiramdam ko gusto niyang bumawi sa anak namin. Ayokong mag-assume. Pasensya na kung ganyan yung naramdaman mo sa sinabi ko. Hindi ko sinasadya, natatakot lang ako na kuhanin mo si Laurel sa akin at ilayo tulad ng banta mo. Pinanghawakan ko yun si Lenski, kaya ako naggawang lumayo. I didn't mean those words. Magulo din ang utak ko dahil sa panggugula ng pinsan mo, but now, nais ko munang bumawi sa anak ko. Hindi mo alam kung gaano ako nangulila, Claudia. Ako din, nangulila ako sa kanya. Nangungulila ako kahit na wala naman akong karapatan. Bakit ba ako ganito? Bakit ako nagmahal ng taong hindi ko naman nakasama? Wala kaming magandang memories bukod sa nangyari ng gabing binuo namin si Laurel. Iyon lang ang pinakamagandang nangyari na naalala ko, pero bukod doon ay wala na. Puro masasakit na ang kasunod. Ako lang at si Zelensky ang tumuring kay Laurel na isang magandang pangyayari na dumating siya sa buhay namin ni Zelensky. Ngunit si Leslie at ang ibang taong nakakakilala sa amin, itinuring nilang kalandian ito. Oo, tanggap ko yun kasi at some point, totoo naman. Pero wag lang sana nilang idamay ang anak ko. Natigil ako sa malalim na pag-iisip, kapwa kami natahimik ni Zelensky. Binasag ko ang katahimikan at nagsalita. Hindi ko siya ipagdadamot sa iyo. Huwag mo lamang siyang sasaktan at hayaang masaktan, pakiusap. Naluluhang wika ko bago napasulyap kay Laurel na walang alam na ang totoong kaharap niya kanina ay ang tunay niyang ama. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Hindi ko nagawang maging ama sa kanya noon, pero babawi ako ngayon. Napatango ako bago nagsalita. Salamat. Lumapit ako at hinaplos ang mukha ni Zelensky. Huwag mo sana siyang bibiglain. Natulog ako ang katabi at kayakap ang anak ko. Mayakap ko lang si Laurel buo na ang araw ko. Kahit anong hirap ko o pagod ko, makita ko lang na masaya ang anak ko. Nagiging masaya na rin ako. Ganito nga yata talaga pag magulang ka na. Hindi mo na iniisip ang kaligayahan mo basta maligaya ang anak mo. Ngayon, naiintindihan ko na sila mom and dad. Gets ko na kung paano nila ako protektahan at kahit anong kasalanan ko, nagagawa nila akong patawarin. Kasi mahal na mahal nila ako. Walang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. Ito ang nadagdag sa aking kaalaman at sa aking experience. Sana lang sa tamang panahon maiintindihan ni Laurel kung bakit kinailangan ko muna siyang ilayo. Mommy, gising ka pa? Gabi na anak, sleep na. Utos ko bago tinapik-tapik sa bandang puwetan si Laurel. May tanong lang po ako. Kanina ko pa po kasi iniisip ito eh. Sige, ano ba yun anak? Yung lalaki po ba kanina may anak na po siya? Nakagat ko ang aking ibabang labi. Meron na anak. Iniiwasan ko maging emosyonal. Bakit mo naman naitanong anak? Kasi naman ang swerte ng anak niyo, mommy. Mabait na daddy siya, mayaman pa, tapos pogi pa. Gusto ko siya maging daddy, sana. Daddy ko na lang po siya. Kasi nung umiiyak po ako, pinagtiyagaan niya akong patahanin, hindi siya nagalit o nainis sa akin. Kahit ang ingay ko, sinabayan pa nga niya ako eh. Akala ko, inaasar niya lang ako, mommy, pero sabi niya, malungkot din daw siya. Pagkatapos, binili niya ako ng toys tapos pinangako niya na makikita daw ulit kita. Para siyang superhero tulad po ni Ninong Daddy. Mahabang paliwanag ni Laurel, sabi ko sa sarili ko, ayoko nang maging emosyonal pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. I'm sorry anak. Po? Bakit po? Hinapos ko ang buhok niya.
Kasi anak, wala kang daddy na kinalakihan. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon natin. Pasensya na kung may mga kinailangan gawin si mami na hindi ko pa masasabi sa'yo. Soon, anak, lahat ng dreams mo magiging totoo. Talaga po? Kahit yung gusto kong maging daddy ang lalaking yun? Kung pwede ko lang sabihin kay Laurel agad na ito nga ang tunay niyang ama. Kaya lang ay mabibigla ang bata at baka makaapekto ito sa kanya. Tulog na anak, papasyal pa kayo ni Daddy Zelensky bukas. Pwede ko po siyang tawaging daddy? Oo naman anak, wala namang masama doon. Nakangiting sagot ko, pinayad ko ang aking luha bago mariing pumikit. Sana lang kapag nalaman ni Laurel ang totoo, ganito pa rin ang reaksyon niya. Maaga akong gumising. Kagabi nakapag-muni-muni ako nang makatulog na si Laurel. Binabala ko sanang magpaalam na para makauwi na kami kila mami. At bala ko din na ipaalam sa kanilang hindi kami tuloy umalis ni Laurel. Para na rin hindi na sila mag-aalala ngunit hindi ko ginawa. Hindi ako tumawag dahil alam ko ngayon palang makakasama ni Silensky ang anak niya. Nais ko munang mabigyan sila ng moment sa tahimik na lugar na ito. Hahayaan ko muna siyang tuluyang kuhanin ang loob ni Laurel. Isang linggo lamang ang ibibigay ko at pagkatapos ay magpapaalam na kami. Nagluto ka na pala? Ah, oo. Sanay naman ako. Sa Canada kasi panay akong nagluluto ng Filipino dishes para ramdam pa rin ni Laurel yung Pinas. Parang nasa Pinas pa din siya dahil sa mga hinahain ko. Maupo ka na, patapos na ako. Paliwanag ko bago hininaan ang apoy dahil maluluto na naman ang kare-kare. Naghalungkat na ako sa refrigerator mo, pasensya na. Hindi na ako nakapagsabi. Dagdag ko pa. No, it's fine. Feel at home, Claudia. Hindi mo kailangan mag-iwas. Wala na tayong galit sa isa't isa, kaya walang dahilan para umiwas ka. Hindi pa rin ako nakakahingi ng tawad sa mga inasal ko sa'yo. Napabuntong hininga si Zelensky. I know, hindi ako naging mabuting tao at ama sa anak natin. I'm sorry for being selfish. Inayos ko na ang lahat, ngayon maging ang sarili ko. Hindi ko maitatama lahat pero pwede kong palitan ng magagandang memories ang nakaraan natin, Claudia. Oo naman, ngumiti ako. We can be friends, Zelensky. Ex ko nga, naging matalik kong kaibigan eh. Ikaw pa kaya? Everyone deserves a second chance. Lahat ng tao nagbabago, depende na lang sa pagbabagong yun. Doon tayo magbase. Nilagay ko sa mangkok ang kare-kareng niluto ko at inilapag sa table. Tikman mo to. Kaya ba binigyan mo ng second chance si Diego? Hindi ako nakasagot agad. Why not? Imbis na sumagot ako ay nagtanong din ako. Kayo na ba? Hindi. Mabilis ngunit tipid kong sagot. Hindi pa. Dagdag ko bago nag-iwas ng tingin. Gusto ko maramdaman kung ano yung feeling na may humahabol. Gusto kong buksan ulit ang puso ko sa tamang tao na, this time. Gusto kong maranasang habulin. Napakamot ako sa bato. Sempleng, problema lang yan. Pahabol ka sa aso, Claudia. Walang emosyong sabi nito bago tinikman gamit ang kamay. Napadaing si Zelensky dahil napaso siya. Kung hindi ba naman lutang eh, isausaw ba naman ang kamay sa kakalutong kare-kare? May spoon na nga eh. Turo ko sa kutsara nakalapag sa table katabi ng mangko. Lumilipad yata isip mo. Naiiling na sabi ko pa. Kainis. Rinig kong bulong nito. Ikaw kasi eh. Tinitigan niya ako. Nawawala ako sa sarili dahil sa'yo. Kinakabahan ako na ewan. Sabi pa nito bago nagtungo sa lababo upang maghugas ng napaso niyang kamay. Nilapitan ko siya at nilagyan ng toothpaste ang kamay niya na namula. Naisawsaw kasi niya ito as in buong kamay. Sobrang lutang lang no? Sabi nila para malamig at hindi humahap dilagyan nito. Sabi ko nang makita ang takang-taka sa Zelensky sa ginagawa ko. Then, hipan lang daw? Hinipan ko ito. Kiss mo na din. Natigilan ako at napatingin kay Zelensky. May sinabi ka ba? Wala, sabi ko okay na ako. Malayo sa bituka. Napatanga ako bago umakyat sa hagdan patungo sa kwarto upang gisingin si Laurel. Ngunit gising na pala ito at bihis na bihis. Ah, ano ka? Mommy naman eh. Makto ni Laurel. May gala kami ni Daddy Z, di ba? Daddy Z? Mukhang nahihirapan itong banggitin ang full name ni Zelensky kaya naman, Z na lang for short. Talino mo anak. Pinisil ko ang kanyang pisngi. Eat your breakfast bago kayo umalis. Kita kong napakunot noo si Zelensky at Laurel.
Sabay pa ito at hawig na hawig, kaya naman pigil akong matawa. Bakit ganyan itsura ninyo? Hindi ka sasama, Mommy? Oo nga, hindi ba? Segundang tanong ni Zelensky. Kasama ba ako? Banding nilang mag-ama yun eh. Sama ka. Seryosong sabi ni Z bago nagsimulang kumain. Nagulat ako nang maibuga ni Laurel ang kinakain niya. Sorry, Mom. I don't want to be mean, pero salty po kasi at hindi masa. Hindi na nakapagpatuloy si Laurel nang magsalita si Z. Ayos lang naman, baka hindi mo lang gusto yung taste, anak. OMG! Napatitig sa akin si Laurel. Tinawag niya akong anak, Mom. You hear that? Bulong ni Laurel. Saya ang naramdaman ko nang marinig ko ang pagtawag ni Z ng anak kay Laurel. Pero mabalik lang sa kare-kare na pasulyap ako kay Z na parang sarap na sarap pa. Masama ba talaga ang lasa? Kumuha ko ng kutsara at tinikman. Muntik na akong mahimatay sa lasa. Hindi nga masarap, Z. Bakit mo kinakain yan? Huy, stop eating. Taste good for me. Ubos ang kare-kare yung nilagay ko sa plate nito. He eat your kare-kare, Mom. Sweet po niya, parang may crush siya sa'yo. Mas nakaagaw ang atensyon ko sa sinabi ni Laurel. Anak, huwag maarte. Kare-kare lang yan. Pagtatama ko. Agad akong bumaba dahil naiwan ko ang aking phone. Nakita kong hawak ito ni Z at may kausap. Kinalabit ko si Z upang alamin kung sino ang tumawag. Just fine, don't worry. We're good now, bye. Binaba na ni Z ang call bago inabot sa akin. Si Jegon Ball, just kidding. Jego mo tumawag? Jegon Ball kanina, ngayon Jego ko na. Hindi mo kailangan sagutin, mas mabuting wag. Masayang magkausap si Laurel at Z, daddy and daughter bonding, habang ako third wheel. Hiyang-hiya nga ako eh, para akong pupunta ng Baguio sa suot ko. San pala tayo pupunta? Kahit saan mo naisin, baby girl. Napayuko ako, sana talaga naiwan na lang ako sa bahay tapos ay natulog. Inis na reklamo ko. Laurel, huwag masyadong madaldal, nagdadrive siya. Saway ko. Hayaan mo lang, I enjoy our conversation. Sagot naman ni Z na nakatanggol agad sa anak. Akala ko si Diego lang ang mag-i-spoil kay Laurel. Mas masahol pa pala yung ama. Picture. Excited na sigaw ni Laurel bago iaya ang kanyang ama na iset na ang camera na aming dala. Ako na lang mag-picture sa inyo. Alam ko bago kukunin ang cam na magsalita si Laurel. Gusto ko lahat tayo. Kayo na lang. Sumimangot ito. KJ si Mommy. Napabuntong hininga ako. Huwag mong i-post, pangit ako sa cam. Ikaw ang pinakamaganda. Binobola ako ni Z? Hindi ako bola, huwag mo akong paikutin. Sabi ko bago pilit ang ite nang maiset na ang camera. Nagulat na lang ako nang akbayan ako ni Z habang si Laurel ay nakahawak sa bewang namin ang magkabilang kamay nito. Para tayong isang masayang pamilya. Soon, anak. Bulong ni Z bago napasulyap sa akin. Gutom ka na? I know a place yung masarap kainan. Nagtungo kami sa tinutukoy ni Z. Tama si Laurel, parang totoong isa kaming masayang pamilya. Napangiti ako habang nagkakasayahan na naman ang mag-ama. Tama na. Saway ko. Pray mo na Laurel sa foods natin. Utos ko. Maikling panalangin ang ginanap bago kami kumain. Matapos gumala maghapon ay ginabi na kami. Agad itong idiniretso ni Z sa kwarto at kinumutan. Pahinga ka na din. Sabi ko bago mahihiga na sana nang pigilan ako ni Z. Usap muna tayo. Tumango ako bago lumabas. Nagtimpla ako ng kape at inabot ang isa kay Z. Salamat sa araw na to. Ang saya ni Laurel. Sabi ko babawi ako. Hindi mo kailangan magpasalamat, Claudia. Humigop muna ako ng kape mula sa tasa. Basta salamat pa din. Nakangiting sabi ko bago napabuntong hininga. Sabihin mo na sa kanya ang totoo kung sa tingin mo, kaya na niyang tanggapin. Hindi pa sa ngayon, may gagawin pa akong importante. Sagot ni Z na ikinakunot ng aking kilay. Hindi ko sasabihin, secret lang. Dagdag pa niya, kaya napasimangot ako. Natawa si Z, para kang anak mo pag sumisimangot. Malamang, anak ko nga eh. Natawa ako bago sumagot. Mas kaugali mo, Z. Z is for... Zelensky, sagot ko. Ayaw mo ba maikli? Sige, tawagin na lang kita sa dati. No, I like it. Inilapag ko ang tasa dahil ubos na ang kape. Tulog na ako. Paalam ko.
Ikaw din, alam ko ang pagod ka dahil sa makulit mong anak. Masaya ako. Ako din, finally, maayos na kaysa dati. Natutuwa ang sabi ko. Pag-uwi pala namin, pwede mo siyang hiramin every weekend. Gumawa na lang tayo ng kasulatan sa barangay para na rin mas maging maayos pa. Ayoko, Claudia. Kinabig ako ni Zee palapit sa kanyang katawan. Marahan niya akong hinalikan. Ang mababaw na halik ay lumalim lalo nang sinabayan ko ito. Pinipigilan ako ng aking utak, ngunit ang puso ko ang nagpa siya. Inihiga ako ni Zee sa table. Pwede mo akong pigilan, Claudia. Hinihingal na sabi ni Zee nang magkahiwalay ang aming mga labi. Hinayaan na kitang maangkin ako nung una at hinayaan kitang halikan ako ngayon. Bakit pa kita pipigilan sa pangatlo? Ipinalupot ko ang aking braso sa kanyang liig. Do it. Pleasure me, Zee. Ang sumunod na mga pangyayari ay naging mabilis. Mapusok na tila ba sabik na sabik kami sa isa't isa. Nasira ang table. Matapos makabawi ng lakas ay ngayon lang ako nakapagsalita lalo na nang mapansin kong sira ang lamesa. San tayo kakain ito bukas for breakfast? Tanong ko pabago na pabaling kay Zee na malawak ang ngiti. Bibili na lang tayong bago at least nalaman nating hindi matibay. Paanong hindi bibigay eh? Tinodo mo? Nakatorbo mode ka kaya? Halos pati nga ako lumipad na buti. Nakakapit pa ako. Pati lamesa kumakaldag sa tindi mo. Compliment ba yan? Thank you. Napakamot ito sa bato. Napailing ako bago umakyat na sa hagdanan patungo sa kwarto namin ni Laurel. Ano na lang sasabihin ko bukas? Tiyak na itatanong ni Laurel bakit nasira ang lamesa. Nak, kinalabit ko si Laurel. Where's she? Kibit balikat ito. Ma'am, bakit parang sirang table natin? Kamuntik na ako mabilaukan. Ano kasi? Napakamot ako sa ulo habang umiisip ng palusot. Si Laurel naman ay nakatitig sa akin at hinihintay ang sagot ko. Lumindol anak, malakas. Buti, hindi ka nagising. Pinuntahan ka agad namin ni Zee kasi nag-aalala kami. Palusot ko na sana ay paniwalaan ng isang bata. Talaga po? Hindi ko naramdaman, Mommy. Tulog ka kasi anak. Sige na, eat your breakfast na. Iniwan ko na sa sala si Laurel habang nanonood ng cartoons. Hinagilap ko si Zee baka na paano na ang isang iyon. May kasama kaming isang tauhan ni Zee na kabantay ito palagi sa amin. Lumapit ako at nagtanong, nasaan siya? Tanong ko habang may malawak na ngiti sa labi. Ma'am, wala rin po akong alam. Hindi po nagpaalam si Sir kung saan siya pupunta. Basta ang nais niya po mabantayan kayong mag-ina niya. Paliwanag ng lalaki. Salamat po. Kain ka na po muna, may hinanda po ako. Tara po. Sumunod naman ito. Kalaroin nyo na lang po muna si Laurel. Bilin ko nang iniwan ko silang kumain. Nasaan ka ba talaga ha? Nag-aalala na si Mommy. Ayos lang kami, Mom. Sinabi na ba ni Diego? Tanong ko habang kausap si Mommy sa phone. Sinabi lang niyang hindi kayo natuloy umalis sa Pinas. Bakit ba hindi ka pa umuwi? Umuwi na kayo ng apo ko, pakiusap anak. Isang linggo lang po, Ma'am. Uuwi din po kami, pangako yan. Mahinahong sagot ko. Magre-report na kami sa pulis. Hino-stage ka ba niya? Kaya natatakot kang umuwi? Anak, sabihin mo. Ma'am, hindi. Ayos lang kami. I'll send you the proof. Nag-open ako ng messenger at nag-send ng mga naging picture namin ni Zee. Actually, Ma'am, napakamot ako sa bato. Gusto kong manatili dito kasama ng ama ni Laurel. I'm okay, Ma'am. Kaya ko na sarili ko. Gusto ko lang subukang ayusin at mabuo ang pamilya na pinapangarap ni Laurel. Mahirap ang gusto mo, anak. Isang linggo lang, Mommy, pakiusap. Bigyan niyo lang po ako ng oras. Hapon na nakauwi si Zee, gusto ko sana siyang tanungin dahil mukhang pagod na pagod siya. Ngunit hindi na lamang ako nagtangkang magtanong. Kumain na ba kayo? Si Zee na ang bumasag sa katahimikan. Napayoko ako dahil sa nahihiya pa rin ako sa ginawa namin kagabi. Hindi pa. Hinihintay ka kasi namin. Sagot ko. Kumain na tayo. Nakangiting sabi niya bago hinanap si Laurel. Kamusta ang anak natin? Nasisiyahan ako sa tuwing sinasabi niya ang anak namin. Pakiramdam ko, maging ako ay mahalaga sa kanya. San ka po galing? I was looking for you the whole day, pero Mom said busy ka. Anak, eat first. Mamaya na ang tanong. May laman pa ang bibig mo. Saway ko bago napasulyap kay Zee.
madaldal talaga siya. Pasensya na. No problem. Masaya akong makausap si Laurel. Kinilig naman ang anak ko na dinaig pa ako. By the way, ayos na ang table natin. Napirmahan mo ba? Ipinadeliver ko ito kanina. Nasamid ako. Ayos na. Kanina kasi dumating ang table, alam kong si Z ang bumili at pinadeliver niya para may magamit na agad kami. Sana po walang lindol ulit para hindi na masira ang gamit natin. Napangiti si Z bago bumaling sa akin. Hindi natin sure baby, baka may lindol mamaya. Sleep ka agad ha. Kami na ang bahala ng mami mo sa lindol kasi kami ang gagawa ng lindol. Sineko ko si Z sa kalokohan niya. Po? Wala anak, eat na. Then after kumain, mag-shower tayo. Ako na ang sumagot. Marunong naman na si Laurel mag-shower na mag-isa. Kumindat si Z kay Laurel. Tama ba ako? Nag-thumbs up ang uto-uto niyang anak. Opo. Masiglang sagot nito. Then si mommy sa akin sasabay. Pinalakihan ko ng mata si Z. Stop teasing me. Walang mangyayaring ulit. Bulong ko. Hindi mo sure. Bagay po kayo ng mommy ko. Wala po siyang asawa kasi patay na po ang daddy ko. Sininong daddy po, gusto niya si mommy pero ang mommy ko. Si daddy ko lang na tunay ang mahal niya. Pinatay pa ako. Napasimangot si Z kaya lumikot ang aking mata. Pero ang gusto ng mommy mo ngayon ay ang ninong daddy mo? Hindi po. Kaibigan po niya si ninong daddy kasi po, nung nasa tummy pa ako ni mommy, nahirapan po siyang manganak at ang tanging nasa tabi lang po niya ay si ninong daddy. Kita ko ang paglungkot ng mata ni Z. Pwede mong sabihin sa kanya if you want. Basag ko sa katahimikang bumabalot sa aming dalawa. Nakaupo kami sa labas habang nagpapahangin at para na rin makapag-usap. I'm sure she'll understand. One thing na proud akong itinuro sa kanya kahit bata pa siya ay ang pagiging maunawain. I can't. Ngayon lang ako natakot ng ganito, Claudia. Honestly, I didn't know what to do as a father. Nahihirapan akong sabihin na ako ang hindi ko na siya pinatapos. Gusto mong tulungan kita. I'm here, Z. Hindi mo kailangan matakot. I'm trying not to cry. Habang napapatitig ako kay Z, mas nakikita ko yung lungkot at takot sa mga mata niya. I'm useless and irresponsible. Paano matatanggap at maiintindihan ni Laurel yun? I made a big mistake. At iyon ay ang hinayaan ko kayong umalis. Hinayaan kitang magdusa sa kasalanang ako ang gumawa. You're right, Claudia. Nasa tamang katinuan ako that night at ikaw hindi. Lasing ka habang ako ay matinong makakapag-isip. But I was so selfish that time. Gusto ko makawala, masaktan si Leslie kasi akala ko iiwan niya ako sa paraang yun. I thought, iaatras niya ang kasal. Ginawa naman niya Z sa galit niya. Nakapagdesisyon siya agad na hindi ka napakasalan pero araw lang ang binilang. Kasi she realized na mahal ka niya. She madly deeply in love with you, Z. I love Leslie pero may times na sobra na siya. Lalo na noong nalaman kong wala kang choice kaya mo siya pakakasalan. At noong nalaman ko na nasasakal ka kahit wala naman kayong relasyon. Hinawakan ni Z ang kamay ko. And now you're here. Hindi na kita pakakawalan pa. Malungkot ako ngumiti. Ayokong sabihin mo to dahil sa gusto ni Laurel na maging isang pamilya tayo. Hindi na ulit kita ilalagay sa sitwasyon na hindi mo gusto, Z. Pwede kang maging ama sa anak natin. Just don't force yourself to love me. Kahit na hindi naman talaga. Masyadong mabilis kong sasabihin kong mahal agad kita. Kaya naman, sinusubukan kong iparamdam na lang, Claudia. Minsan kasi hindi palaging kailangan sabihin lang. Minsan kailangan din nating iparamdam. Action speaks louder than words. Totoo ba to? Hindi ako makapaniwala nakatitig kay Z. Minahal kita, Z. Kahit wala ka sa tabi namin, hindi ko alam kung bakit at papano o saan nagsisimula. Basta palagi ka na lang nasa isip ko. Itinago ko, pinilit kong iwasan ka. But I can't hold us anymore. Baka nga, ito na yung tamang panahon at oras para aminin ko sa'yo. My heart was yours. Wala naman na talaga akong ibang minahal. Wala akong ibang mahal kundi ikaw lang. Hindi ko na kayang magmahal, Z, kung hindi ikaw. The reason bakit ko kinaya lahat, it's because I know in my heart, hinihintay mo ang anak mo. Mahinang napamura si Z. I'm crying. Bading na ba ako? Napahilamos si Z.
masyado tayong emosyonal. Dapat nga nagsiselebrate tayo kasi finally our feelings is mutual. I love you. You love me. Live with me and let's be a happy family. Me, Laurel, and you. Mahal kita. Kayong dalawa ang aking beautiful mistake. And Laurel is the precious gift. Dagdag ko bago hinagkan sa labi si Z. From now on, hindi ko na iisipin ang iba. I don't care about Leslie and I hope maintindihan niya at tumigil na siya. Deserve niyang mahalin pabalik ng taong mamahalin niya. Hindi na kami hiwalay sa kwarto ni Z ngayong gabi. Napapagitnaan namin sa Laurel na mahimbing ang tulog habang nakayakap sa kanyang ama. I hope maintindihan din nila ni Mom, especially Diego. Diego is a good friend. He's always there for us. Hero siya ng anak mo dahil palagi niya kaming sinasagip sa kalungkutan. Na dapat sana ay ako. Rinig ko ang pagbuntong hininga ni Z. Z, tama na ang pag-down sa sarili. Hindi pa lang talaga tayo naliliwanagan ng mga oras na yun. Handa akong humarap at tanggapin ang masasakit na sasabihin nila. Imbis na maging pariwara ulit ako at manatili sa dating ugali, subukan kong maging maayos while waiting for you to come home. And you, Z, you're my home now. Hinagka niya ako sa forehead. Sleep na, baka hindi ako makapagpigil. Natawa ako. Z, alalahanin mo, nandito ang anak mo. Baka masira na naman, nasunod ay ang kama. Oo, next time dahan-dahan na lang. Sang-ayon nito na mas nakakapagpatawa sa akin. Hindi ako sure sa dahan-dahan mo, Z. Ibang klase kang magmaniho eh. Kulang na lang pati pichay ko lumipad. Maayos na ang lahat, Z. Napapalakpak ako sa tuwa nang matapos kong gawin ang cake. Ibibigay kasi namin ito kay Laurel pagkatapos naming aminin ang lahat. Inimbita namin sila mommy, maging parents ni Z darating din. Si Diego ay akala ko iiwas, ngunit sabi niya ay napamahal na siya kay Laurel, kaya naman kahit masakit ang kanyang puso ay pupunta siya. Magiging kumpleto mamaya. Nakangiting sabi ni Z habang nanginginig ang kamay. Kinakabahan siya, kaya naman agad ako nagbigay ng halik sa kanyang labi. Are you nervous? Magiging maayos ang lahat, Z. Don't think too much. Masaya na tayo ngayon, walang makakapigil nun. Even Leslie can stop us. Magawa man niyang manggulo, pero yung pangako natin sa isa't isang magmamahalan tayo, hindi iyon magbabago, diba? Oo naman, mahal kita. Mahal ko kayo higit pa sa buhay ko. Great! Prepared ka na? May hinanda na ako, isusuot mo. Naghugas muna ako ng kamay bago hinila si Z paakyat sa hagdan papasok sa kwarto. Si Laurel ay nasa garden kalaro yung bantay niyang tauhan ni Z. Butler na niya ito dahil magaling daw sa pagkikipaglaban ang taong iyon. Para na rin safe ang anak namin mula sa mga taong magtatangkang manakit sa kanya. Claudia? Napalingon ako kay Z na nakahubad na pala ng t-shirt. Ginagawa mo? Natatawa ang tanong ko. Busy naman sila Laurel kasama ang butler niya. Testing natin tong kama kung matibay. Mag-aayos pa ta. Napaawang ang labi ko nang kabigin niya ako palapit sa kanya at isandal sa pader. Wah, so aggressive. I love it. Turbo mode again? Nakangising tanong niya. Hindi kaya masira pader natin? Natatawang tanong ko. Sure, game ako. Sang-ayon ko bago sinabayan ang mapusok na halik ni Z. Wait, saglit lang tayo, baka mabitin tayo sa pag-aayos. Ako naman mabibitin eh. Nah, pwede pa naman after bukas? Sagot ko. Hindi na sumagot si Z. Sinimulan niya akong paligayahin habang nakasandal pa rin sa pader at ang hita ko ay nakapulupot sa kanyang bewa. Matapos ang muling pag-iisa ng aming katawan at damdamin ay bumaba na kami at nagpatuloy na parang walang kaganapan na nangyari sa kwarto kanina. I'm glad na matibay ang kama at syempre matibay ang pader. Kahit naman anong turbo mode ni Z, hindi niya magigiba iyon. No, that's not true. I hate you. Hindi ganun ang mommy ko. Ma'am, pakiusap, umalis ka na. Agad kami nagkatitigan ni Z at napatakbo ng mabilis sa labas. Nakita ko si Leslie na nakangisi habang si Laurel ay humahagulhol habang nakaharang ang kanyang butler. Leslie! Galit na tawag ko sa pangalan nito. Anong sinabi mo sa anak ko? Mukhang nahihirapan ka kasing aminin, so ako na lang ang nagsabi sa kanyang maharot ka at haliparot ka.
Dahil ang lalaking tinatawag niyang daddy ay magiging asawa ko dapat, pero dahil sa'yo, hindi na nakapagpatuloy si Leslie nang sampalin ko siya. Sakit naman nun. Pagak itong tumawa. Anong feeling makita ang nasasaktan siya dahil sa kalandian mo? Totoo namang isa siyang bunga ng kasalanan at kalandian mo. Sooner or later, you will accept that, Laurel. Sabi pa ni Leslie habang nakatingin sa anak ko. Shut up. Gusto mong ipakalagad pa kita o aalis ka ng kusang loob? Maging si Z ay galit na galit. So desperate, Leslie. Kahit kailan hinding-hindi kita magugustuhan. But I love you. Wala akong pake sa nakaraan mo o kung anak mo si Laurel sa malanding babaeng yan. Dinuro ako ni Leslie. Pinsan mo pa rin si Claudia. Kaya bakit ganito ka nalang magsalita sa kanya? Dinamay mo pa yung bata. How dare you, Leslie? Marahas na hinawakan ni Z si Leslie sa braso. Sandali lang, Z. Lumapit ako kay Leslie at sinampal itong muli. Sampal ng katotohanan para magising ka sa ilusyon mo, Les. Hindi kanya mahal at masakit man para sa akin na sabihin ito sa'yo. Kasi alam kong mababaliw ka. Pero tingin ko kailangan mong malaman. Mahal namin ang isa't isa. Kami ang pinili niya at hindi ikaw. Please accept that. Hindi kita kakasuhan dahil kila tita at tito. Pero isang lapit pa. Isa pa, Les. Punong-puno na ako. At isa pa. Mukhang ibang tulong ang kailangan mo. Mental hospital, Leslie. Makakatulong sila sa'yo. You! Matalim ako nitong tiningnan. Hinding-hindi kita mapapatawad. Ikaw, napatawad ko na, Les. Nasasabi mo yan kasi galit ka. Madali sa'yong sabihin ang mga bagay na to kasi hindi mo pa nararanasang maging isang ina. At hindi mo mararanasan yun. Lumuluhang tumalikod ako bago sana hahawakan si Laurel sa kamay ng tabigin niya ang aking kamay at tumakbo papasok sa loob ng bahay. Ito yung kinatatakutan kong mangyari, but everything's happened for a reason. Gasgas manalinyahan, kailangan ko lang magtiwala na malalampasan namin ito. And for Leslie, sana makonsensya siya. Wala siyang karapatan na pangunahan ako o si Z. Wala siyang alam sa pagiging isang ina dahil kahit kailan, hindi niya mararanasan ang napakagandang bagay na iyon. Hindi kita pananagutan. That's stupid. Imbis na humingi ng tawad ito nang sinabi ko sa kanya kinaumagahan matapos may mangyari. Minsan guilty ako, minsan hindi. Halo-halong emosyon, maging ako nalilito. And the one day, bigla na lang ako nasabek maging isang ama. Sa tuwing maiisip ko na makakarga ko siya, malalambing, makakausap. Kahit na puro iyak lang naman ang alam ng isang bata ay ayos lang. It feels amazing for me. Gusto kong maging ama ng anak ni Claudia. Ako lang ang ama ng batang dinadala niya at wala ng iba pa. I feel betrayed. Galit ako nang malamang nakikipagbalikan si Diego sa kanya. Ex niya, naniloko lang naman siya. Katangahan. Isang malaking katangahan ang pagkikipagbalikan sa taong minsan na siyang sinaya. Idadamay pa pati ang anak ko. Hindi ako papayag. Kaya naman nasabi kong kukuhanin ko ang bata kasi akala ko makikipagbalikan siya kay Diego. I don't care about Leslie. She's so desperate. Sila mami lang naman ang nagde-decide. Hindi man lang ako tinanong what I feel about it. O kung gusto ko ba. Wala. Para akong robot na dapat sumunod lang. To be honest, I'm thankful na dumating si Claudia. Nakawala ako sa baliw niyang pinsan. Ngunit nagulo sila. Ang maganda nilang pagsasama ay naging bangungot. After naming mag-usap ni Claudia kung saan dapat mapunta ang custody ng bata ay iyon na pala ang huli naming pagkikita. My really plan is pakasalan siya. Mahal ko man siya o hindi, I don't care. Basta kasama ko ang anak ko. But it suddenly happened. Umalis siya nang walang paalam man lang. Bakit nga naman siya magpapaalam sa gagong tulad ko? Isa akong halimaw sa paningin niya. Pakiusap, sabihin na po ninyo sa akin kung nasaan siya. Gusto kong panagutan ng bata. Halos maglumuhod na ako sa pagmamakaawa sa ama ni Claudia. Nakiusap ang anak ko na walang makakaalam. Alam kong gusto mong maging ama sa apo ko. Pero si Claudia pa rin ang magdidesisyon at hindi ako. Kapag bumalik na siya, babalitaan agad kita. Umaasa ako sa pangako ng ama niya. Nangako ako na pagbalik ni Claudia, pakakasalan ko na siya at babawiin ko ang mga oras na sinayang ko. But when I see Diego, karga niya ang anak ko, tila ba? Masisiraan ako ng bait. Kinalimutan na nga talaga ako ni Claudia at mukhang masaya na sila. Naging totoo nga yata ang comeback nila.
Sa airport pa lang, alam kong anak ko na si Laurel. At alam kong napakaganda niyang bata. Sa tuwing magpapadala si Claudia ng picture, ay agad itong sinisend sa akin ng ama niya. Lihim kami nag-uusap at nagkikita. Pinalabas ko lang na kinidap ko si Laurel at pinalabas kong wala akong alam kasi natatakot akong umami na simula umalis sila hanggang pagbalik nila sa Pinas. Updated ako. Kaya imbes na magiging gago lang ulit, nag-decide ako na ayusin ang sarili ko para sa pag-uwi ng mag-ina ko. I was crying when I'm watching Claudia sa video na ipinadala ng daddy niya sa akin. Gusto kong pumunta ko na saan siya ngunit hindi ko alam ang bansang pinagtataguan niya. Nakita ko si Claudia sa hirap habang nanganganak. Sabi ng ama ni Claudia ay si Diego ang nag-aasikaso maging ang tagakuha ng video. Imagine, ako na ama, wala sa tabi ni Claudia pero yung ex niya nandun. Sobrang hiyang-hiya ako. Natigilan ako sa pag-iisap ng malalim bago na pabuntong hininga. Galit na siya sa akin. Z, hinaplos ni Claudia ang mukha ko. Magiging maayos din kayo, tiwala lang. Huwag mong susukuan si Laurel. Hindi ko gagawin yun. Matagal kayong nawalay sa akin at ngayon kasama ko na kayo. Susuko pa ba ako? Abot mo na ako. Niyakap ako ni Claudia, ramdam kong umiiyak siya. Hindi kami nawawala sa'yo. Hinding-hindi na, Z. Gawin natin lahat para maintindihan ni Laurel na may mga bagay na hindi maaaring biglaan. May mga bagay na bago makamtan ay grabe muna ang pagsubok na daraanan. Napatangwa ko at hindi na kumibo. Dahil sa nangyari ay hindi na namin pinatuloy ang mga dapat na dadalo. Nagpaalam ako kay Claudia na pupuntahan lang muna si Laurel sa kwarto. Pumayag naman ito at sinabing, maghihintay na lamang siya sa sala. Kumatok ako. Laurel, anak, go away! Umiiyak na sabi nito bago nagtalukbong ng kumot. Naupo ako sa tabi niya at ilang segundong tahimik. I said, go away! Anak, hayaan mo akong ipaliwanag kung bakit hindi namin nasabi agad sa'yo. Obviously, eto ang iniiwasan namin. Gustong gusto kong makilala ka pero nung sinabi ni mami na patay ka na, isang gabi akong umiyak para ipagluksa ka. At ngayon malalaman ko na buhay ka po pala. Bakit daddy? Why did you abandon us? Totoo bang ayaw mo sa'kin? Totoo bang bunga ako ng... Hindi ko na pinatapos si Laurel at niyakap na siya. That's not true, anak. I love you so much. You and your mom, kayo ang buhay ko. Hindi ka bunga ng kung ano, okay? Don't mind what she said. Ikaw ang pinakamagandang pangyayari sa amin ng mami mo. Pero bakit wala ka nung nahihirapan si mami? Bakit sininong daddy ang nandun at hindi ikaw? Tumulo ang aking luha. I'm so sorry. Garalgal ang aking boses bago napahilamos. Hindi ko na kinaya kaya naman napahagulhol ako. Pakasalan mo ang mami ko. Natigilan ako, napapatitig kay Laurie. What? Tumayo si Laurel at may kinuha sa cabinet niyang sigsig. Lolo told me na ibigay ko daw to sa taong gusto kong ikasal kay mami at sa taong gusto kong maging daddy. At ako ba ang gusto? Hindi na ako nakatapos sa sinasabi ko nang yakapin ako ni Laurie. Opo, ikaw nga ang gusto ko, daddy. Narinig ko may umiiyak na rin sa pinto kaya naman. Napalingon kami ni Laurel. Nakita namin si Claudia na grabe ang iyak habang nakangiti. Kung may matututunan man ako sa mga nangyari sa amin. Madalas may mga lalaking akala nila madali lang para sa isang babae ang maging ina. Without knowing na ang mga ina ang mas nahihirapan. Lalo pa sa kalagayan ng mga single ma na nangyari na din kay Claudia. Pinakamahalagang natutunan ko ay yung huwag pasok ng pasok kung hindi naman kayang panindigan. Kayang bumuo pero hindi kayang bumuhay at magpakaama. Mabuti na lang at mabait ang tadhana sa amin. Pinaghiwalay man kami ng landas. Sa huli siya pa rin naman. Congrats sa wedding niyo. Congrats po. Ito ang sari-saring naririnig namin ni Z. Pagod na kami ngunit pinipilit pa rin naming makiharap. Sa dami ba naman ang bisita sa aming kasal ay talagang mapapagod kaming i-entertain lahat. Si Laurel naman ay maagang natulog. Nagpaalam na ito kaya naman palagay na ang aming loob ni Z na nagpapahinga na siya. Congrats, Iha. Niyakap ako ni Tita, Ma'am ni Leslie. May lungkot ito kahit na nakangiti. Pasensya ka na. Ngayon lang kami nakapaglakas ng loob ni Tito mo na pumunta. Hindi kasi namin alam kung paano namin kayo haharaping mag-asawa eh. Lalo na ang parents mo, sobrang nahihiya din kami sa kanila.
tita, wala na po yun sa amin. Si Leslie po ay pinatawad ko na at sana siya din po. Sana maging maayos na siya. Ito naman ang palagi kong hiling. Pinsan ko si Leslie at hindi magbabago iyon. Mahal na mahal ko pa rin siya kahit na may mga bagay siyang nagawa o mga masasakit na salitang nasambit. Wala naman na sa akin iyon. Lahat naman nakakagawa ng pagkakasala, maging ako. Walang perpekto, kaya naman, ang pinakamagandang bagay na gawin ay ang magpatawad kung paano rin tayo pinapatawad ng Diyos. Matapos makipag-usap kila tita at tito at sa iba pang mga bisita ay nagpaalam na kami ni Zee na aakyat na muna sa kwarto upang makapagpahinga naman. Nakakapagod ngunit mas nangingibabaw ang saya namin. Walang kapantay ang kaligayahang na idudulot ni Zee at Laurel sa akin. Iniinda ko man ang pagod ay nawawala rin naman ito basta. Makita kong masaya ang mag-ama ko. Sa ngayon, maayos na ang relasyon ng mag-ama. Ang oras na nasayang ay pinupunan na ni Zelensky. Walang kapantay ang kaligayahan na idudulot ni Zee at Laurel sa akin. Iniinda ko man ang pagod ay nawawala rin naman ito basta makita kong masaya ang mag-ama ko. Sa ngayon, maayos na ang relasyon ng mag-ama. Ang oras na nasayang ay pinupunan na ni Zelensky. Totoo ba to? Napakunot ang aking noo. What do you mean? Tanong ko habang nakaharap sa aking asawang si Zee. Nagsisisi ka na ba? Mapang-asar na tanong ko pa kahit na ang totoo ay kinakabahan ako sa isasagot niya. Bakit ako magsisisi sa matagal kong hinintay na mangyari? Inasab, dinasal at pinangarap ko to. At ngayong natupad na hinding-hindi ko na ito hahayaan pang mawala. Sagot ni Zee na ikinatuwa ng aking puso. Mahal ko kayo, Claudia. Mahal ko kayo higit pa sa aking buhay. At hindi ko kayo kayang mawala, baka mabaliw ako. Hindi naman kami mawawala. Hinaplos ko ang mukha niya upang alisan ang pangamba sa kanyang puso. Nandito lang ako palagi. Dagdag na wika ko pa bago na pahagik-hik dahil ipinasok ni Zee ang kamay niya sa loob ng aking damit. Pagod ka, rest na muna. May bukas pa naman eh. Bulong ko. Sundan na natin si Laurel. Nakangusong sabi niya bago nakakalokong ngumiti. I'm sure gusto din ang anak natin na gumawa ulit tayo ng baby. Pagod ka na nga sabi eh. Hindi ako pagod. Hinding-hindi ako mapapagod pagdating sa taong mahal ko. Natawa ako. Sos, bulero ka talaga. Imbes na sumagot ay hinalikan na lamang niya ako sa labi at ang sampling halik na iyon ay lumalim ng lumalim. Tinotoo nga ni Zee na susundan na namin sa Laurel kaya naman. Ilang buwan pa lamang ang nakalipas ay ipinagbubuntis ko na ang ikalawang anak namin. Hindi pa namin alam ang gender pero excited na kaming lahat. Apat na buwan pa lamang ang tiyan ko ngunit sobrang OE na ni Zee sa tuwing magsasabi ako ng nararamdaman ko. Palagi niyang sinasabi at tinatanong kung manganganak na daw ba ako. Minsan naiinis ako pero minsan naman tuwang-tuwa ako. May araw din na gusto ko nasa tabi ko lang siya hanggang sa pagbabanyo ko. Hindi ka ba naiinis sa akin? Bigla ko na lamang itong naitanong sa kalagitnaan ng meeting ni Zee. May online meeting kasi sila. Online na lang daw dahil ayaw niyang umaalis ng bahay. Nais niyang nakabantay sa akin kaya naman napakaswerte ko talaga. Stop the meeting. Utos ni Zee kaya naman. Nagulat maging ang sekretary niya. I'll be back. Give me a minute. Unahin ko lang wife ko. Humarap sa akin si Zee. I'm in the meeting, wife. Malambing pa rin ang boses nito at ingat na ingat sa pananalita. Wala lang, bigla ko lang kasing naisip. Mamaya na lang, continue mo na meeting nyo. Huwag mo na silang paghintayin. Sorry sa istorbo. Sabi ko bago siya hinagkan sa labi at ngumiti. Bakit naman ako mapapagod na mahalin, alagaan at ingatan ng taong mahal ko? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, baka ma-stress ka lang. Nandito lang ako, wife. You can call me anytime. Kahit nasa meeting pa ako o kahit ano pang ginagawa ko, palagi nasa inyo ang atensyon ko. Kayo ang priority ko. Napangiti ako. I love you. I mouthed. Sige na, start na ulit kayo. Tumango si Zee bago muling bumalik sa Zoom meeting nila. Wala nga yata akong mahihiling pa. Napahimas ako sa aking chat. Ang sweet ni Daddy Zee mo, baby. Excited na siyang makita ka. Napatitig ako kay Zelensky na seryoso ang nakikipag-usap sa ka-meeting niya. Kapag nawala pa ang lalaking ito, hindi ko na alam kung saan ko pupulutin ang aking sarili. Palagi kong sasambitin ang magandang pangyayaring ito sa buhay ko. My beautiful mistake. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng nangyari.
kung ibabalik ang oras at gabing iyon, si Z pa rin ang pipiliin kong makasama habang ako'y nabubuhay.